shortcut 'yun ng ano ng pangalan ko dati sa 187, yung unang na pasok ko sa 187 kasi ang uso noon is mas FP sa akin, sa Tondo ko na uli sa Tutuban. Okay. Doon pa sila, matropa noon sila, Josh. Nirerespeto ko nila hindi dahil sa takot sila sa iyo. Nirerespeto ko nila kasi nahihiya silang masira sa iyo kaya nga kuhain mo sila sa hiya. Yeah. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dog Brock Radio. Napapanood nyo dito sa Dog Brock TV. Naka-premiere yan ngayon, 8:30 ng gabi. At mapapakinggan sa Anchor FM, Google Podcast, Spotify at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Sabi ko nga, ito yung paborito nyong podcast. Yan. At kasama ko ngayong gabi, isa sa mga paborito kong tao. Yan o. Hinahangaan ko siya dahil sa malasakit sa kapwa. Alam niyo, hinahangaan ko siya dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa lahat ng tao sa eksena na ginagalawa namin. Ladies and gentlemen, hindi ko na i-intro ng mahaba. He is a rap artist, he is an artist, and a hip-hop personality. Cyberspace, please all welcome, OGKB. Yeah. OG, magandang gabi. Thank you. Salamat sa pagpapa-unlock. Salamat din. Kamusta ka? Kamusta ang OGKB sa kabila ng pandemic na nangyayari? Ayos naman, survivor pa rin siyempre. Lahat naman tayo nagsasurvive. Siyempre medyo iwas pa rin tayo sa mga ano sa masyadong maraming tao kasi bawal pa. Diba? Tama. At ano pa, GCQ pa ba tayo ngayon? ICQ? GCQ na tayo ngayon. GCQ na. Oh, so pwede na lumabas pero kailangan pa rin natin ng pag-ingat para sa family natin siyempre. Tama. Kaligtasan. Importante 'yun na guys, kahit kayo healthy kayo, sabihin natin vaccinated kayo or meron kayong alam niyo feeling niyo may immunity kayo. Yes, okay 'yun. Sige. Oo. Pero mag-ingat pa rin, baka may lola kayo sa bahay. 'Yun ang mga, parents, bata. 'Yun ang pinakaingatan natin yung mga matatanda sa bahay natin. Oo. Bata, yung mga anak natin. Mahal sa buhay, no? Oo, kasi tayo kaya natin eh. Oo. Pero yung madala natin at tayo yung makahawa, medyo ingat pa din. Oo. Ito gusto ko talagang ano, itong pagkakataon na to talagang pinagdasal ko to, OG. Sa totoong buhay lang. Ngayon, ito yung mga pagkakataon na kinakabahan ako sa ginagawa ko. Nakaharap kita, pero siguro para mas maano, mas mahimay natin lahat itong pag-uusap na, okay, na mangyayari ngayon. Gusto ko malaman, sino ba si OGKB? San siya nagsimula? Doon natin simulan. Paano ka naging OGKB? Paano naging KB? Or saan ka talaga nang galing? Ako, ang real name ko talaga is Jomer. Jomer. Jomer Galicia. Tubong Malate. Taga Malate ako. Okay, Manila. Then yung KB naman, shortcut yun ng pangalan ko dati sa 187. Yung unang na pasok ko sa 187 kasi ang uso nun is Massacre. Yung KB ko is Kalbong Brutal yun. Kalbong Brutal. Okay. The KB na parang spelled as K-A-Y-B-E-E. Oh, naligyan ko na lang siya ng style. Initials lang talaga siya na K-N-B dahil Kalbong Brutal. Oh, Kalbong Brutal, Kalbong Brutal. Ito yung pagpasok mo sa 187. Mga anong year to? Naging 187 naman, 2008. Ganyan, 2007, 2008. 2007 and 8. Mm. 187 Mobsters. Uso nun Massacre? Oo, kasi yung mga unang batch, nakilala ko sila sa mga ganong kanta. Yung Massacre yung tawag yung mga this song, gano'n. Oo, yung parang pinapatay sa kanta. Oo, yung mga first batch kasi yan, sila Gab, sila Kial, tapos sila third. Sila, naabutan ko na lang sila. So ako, bali pang mga second batch or third batch na ako, gano'n. Okay. And then, yun yung naging rap name mo? Oo, Kalbong Brutal. Kasi kalbo ko nun, skinhead ako palagi. Oo. Kaya Kalbong Brutal. Tapos, nung ito na, nung tumatagal, syempre parang habang nagkakaedad, parang tingin ko, hindi na bagay, parang nababaduyan na ako na Kalbong Brutal, ha. Medyo nagiging tito na. Oo, nagiging angle na. Kaya sabi ko, siguro gawin ko na lang KB. Tapos nilagyan ko na lang siya ng style ng K-A-Y-B-E-E. Para maganda pa rin i-pronounce tsaka isulat. Maganda pa rin sulat. Oh. Okay. Ano yung trivial yun, ha? Maraming di nakakaalam bakit KB. Kasi ang layo sa Jomer. Oo, malayo. Okay. Ito, OG, I'd like to ask also, paano ka naman napasok sa rap? Like,
ano, high school pa ba? Mas bata pa ba? Okay, galing ka sa Malate. Oh, and Malate. Then, kamusta yung ikaw? Kamusta ka yung childhood mo doon? Oh. Ako, elementary pa lang ako. May idea na ako sa rap. Sa okay. Rap music. Kasi gawa nga ng mga seniority namin doon. Kasi may mga kuya-kuya kami doon na nagra-rap din noon sila. Kaso, wala silang sapat na connection. Yung, kasi bihira lang ang studio noon eh. Oo, diba? Totoo. Oh, so kami, nung mga bata kami, nung elementary ako, pag nagiinuman sila ron sa kanto namin, nakikinig sila ng mga rap music, yung mga old school na kanta. Uh-huh. Eh, mga kuya-kuya ko sila. Madalas nandun lang ako, pinapanood ko yung ginagawa nila. Tapos hanggang yun nahilig na ako sa rap nga dahil sa kanila, sa pakikinig nila ng mga ano, old school music. And then, ano lang yun, parang ikaw tong bata na nakikinig sa mga kuya-kuyahan. Oo, sa mga seniority namin. Nasa gilid, ganun, sumasama sa tambay, tapos yun yung sound trip. Oo, yun yung mga sound trip, yung NWA, yung mga Bone Thugs, ganun. Mm-hmm. Tapos sa ano naman, sa Tagalog naman, ang una kong napakinggan talaga is ano, fanatic talaga ako ng Ghetto Dogs. Okay. Tsaka ng Death Threat. Sila talaga yung parang sinundan ko. Sila yung humubog sa akin. Sila yung mga naabutan ko noon time na yun. Sila yung mga sounds ko noon. Sinoundtrip mo sila before? Oo, talaga. Talaga okay. Soundtrip. Tapos, bukod pa doon yun nga, yun sa mga seniority namin. Yun nga, yung NWA, sila King T, Westside Connection. Sa ibang bansa, sila Dr. Dre. Kaya yun yung mga trip kong mga sounds noon. So, nahubog ka sa hip-hop culture because of those kinds of music? Oo. Kaya yun din yung parang naging tema ng tunog mo nung nagra-rap ka na. Oo, kaya okay. naging gangsta rap. Naging, doon ako nalagay. Kasi dahil nga yun yung mga nasubaybayan ko na nung nagsisimula ako. Kumbaga sa hip-hop na genre, yun yung sub-genre niya, yun yung lane. Oo, gangsta rap. Ni Kalbong Brutal. Kalbong Brutal. May iba ka bang rap group before 187? Paano ka naman napunta sa pagra-rap? Siyempre, yun yung influence mo. And then, paano siya nag-start? Ayun nga, yung elementary na ako sa mga seniority ko. Then, high school ako nagsimulang magsulat ng sarili kong kanta. Pero bago yun, mahilig akong ano nun eh. Nung high school ako, pumunta kami sa Robinson, sa Ermita. Mm-hmm. So may mga kumakanta ron ng mga estudyante din na ang tunog is yung Watermen, yung 768 pa yung Watermen. Ipindutin mo yung Watermen, yung 768 sa video okay, tapos magpe-freestyle ka noon, di ba? So sabi ko, mga first year ako noon, sabi ko, okay yun ha, ano kaya yung beat na yun, ano kaya yung gamit? Yun yung universal beat ng lahat ng nagra-rap. Tapos nung nalaman ko yung 768, eto na. Ang wala pa akong sarili palang sulat nun. Ang ginamit ko, yung lyrics ni Mike Cosa sa Rap Olympic. Si Mike Cosa. Ginamit mo sa video okay yung lyrics niya? Kasi wala pa, medyo ano pa ako sa freestyle nun, nagsisimula pa lang ako. Tapos wala pa akong sarili kong sulat. So para makasabay lang ako sa nagkagustuhan kong makakanta, ginagamit yung lyrics ni Mike Cosa sa Rap Olympic. Kasi si Mike talagang number one idol ko talaga. Na local? Oo, na local. Buot sa Ghetto Dogs nung hindi pa ako nagsisimula. Mm-hmm. Ngayon, nung nagkaroon ako ng idea sa rap, nung gusto ko nang pumasok, si Mike Cosa talaga ang pinakatinignan ko. Ano guys, no? Ako, siguro, hindi naman bunyaga ng edad, no? Pero, yung My Game, man. Iba. Iba. Manghihiram ako ng MP3 noon para lang mapatugtog ko siya dun sa iba yung panahon na yon. Shoutout sa mga kababata ko na alam niyo yon, yung nasa ilalim lang tayo ng poste ng ilaw pero meron lang tayong My Game. Tapos, di ba? Shoutout sa OG Mike Cosa, of course. Uncle Mike. Institusyon. Tama. At I appreciate yung ganong klaseng rapper na sumasabay. Kahit sa bago, hindi hanggang bumibitaw. Ngayon, hanggang ngayon, karamihan sa ano ni Uncle Mike, karamihan sa mga kabatch niya is wala na. Yung iba, tahimik na, siguro ayaw na nila. Mm-mm. Pero si Uncle Mike is nandiyan pa din hanggang ngayon. Hindi lang kumakanta, nagga-guide pati. Totoo. Diba? Ayun ang maganda kay Uncle Mike. Going back, siya yung unang napakinggan mo and then ginamit mo sa video okay. At dun mo in-spit yung lyrics niya sa Rap Olympics. Ano yung mga sunod na nangyari para makapasok ka na sa pagra-rap? Yung ginagamit ko yung lyrics niya, Uncle Mike. Kumbaga siya yung naging pattern ko kung paano kumapit sa beat eh. Kasi nung una, hindi ko pa alam kung paano. Ngayon, nung nasanay na ako, tanda-tanda ako, first time kong nakasulat ng sarili kong kanta is second year high school ako. Okay. Nakasulat ako ng sarili kong kanta kasi
Ang subject namin ng science, eh, medyo ayoko ng subject niya, hindi ko siya gusto. So, nasa may likodan ako. Wala akong magawa. Sulat ako ng sulat yung mga tugma-tugma. Hanggang nakabuo ako ng isa kong verse. Tapos, excited ako. Na, during the class. Oo, oh, sabi ko, excited ako, nakasulat ako. Pero hindi ko pa alam yung tamang bilang. Mm-hmm. Hindi ko alam kung isang version o kung lagpas. Mm-hmm. Basta, sobrang excited ako kay, ano, kay na bukasan. Gusto kong pumunta sa Robinson para i-testing sa Wataman nga yung sarili kong sulat. Tapos, sa Wataman mo na beat, din sa ano? Doon ko siya inilapat, itinesting. Okay. And then, okay. Sabi ko, okay pala. So, tuwan-tuwa ako. Wait lang, sorry. May kasama ka nito? O mag-isa ka lang? Kasama ko yung mga classmate ko. Okay, okay. Oh, and then, tuwan-tuwa ka? Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, puta, ayun pala. Ayun. Ganito pala yung pakiramdam sa sarili kong sulat. Oo. So, ngayon, gusto ko naman marinig yun sa yung boses ko mismo sa tape. Oo. Eh, ano pa nun eh. Yung tape na, yung, yun nga yung tape na ano, Cassette tape. Oh, ang ginawa ko kasi may cassette ako tapos second year high school ganito. Oh. May year 2004 to. Wag niya nang ano. may cassette tape ako na bigay ng daddy ko tapos may cassette din sa bahay namin. Ang ginawa ko is yung isang cassette tumutugtog yung beat lang. Okay. Tapos yung sa isang cassette ko yung naka-record siya, naka-play. Boses naman. Oo. So doon ko tinatapat yung ano ko, yung mic, yung bibig ko. Habang tumutugtog sa Walkman. Sa cassette. Oh, sa player mismo, cassette player. Magaharap sila, magaharap. So, habang naka-play yung beat dito sa abila, dito naman naka-record. Mm-hmm. Yun, nagkakanta-kanta ako. Hanggang narinig ko yung voice ko sa beat, ang sarap sa pakiramdam. Kasi wala pa akong alam, wala pang idea sa studio noon eh. Wala pang hindi uso sa Malate noon yun eh. Para ang naisip mo lang, paano ko mapapakinggan yung sarili ko gaya ng nakikinig ako sa ibang rapper? Ganun. Ginawa ko siya. Tapos, paulit-ulit kong piniplay, tumantuwa talaga ako. Tangina, ganun pala yung pakiramdam. Oo. So, mas ganado ka magsulat ng iba pa? Oo, hanggang ganado na. Hanggang eto na. Hanggang yung unang-una kong kagrupo, si G-Bloods. Seaman na siya ngayon eh. Okay. Siya ang unang nakatuklas sa 187. Siya yung unang nakakita. Oh. Sa may Grand Central, sa may shop ni Kuya Chubby, si Chubbs. And doon yung I Love Hustlin ng mga merch. Hustlin, no? Kasi yung unang mga grupo pala, hindi pa siya nagra-rap ng dati. Pero ako nakikita niya na mahilig ako. Mm-hmm. So nung nakita niya yung 187 sa Grand Central, binalita niya sa akin. Alam ko na kung saan sila makikita. Kasi napapakinggan mo na si Maycosa. Oo. Tsaka yung 187, sabi niya. Very ano yun, nostalgic yun. Yung pagkakata, yung exactong moment na sinabi niya sa'yo kung saan sila makikita. So ako natuwa ako. Saan sila makikita? Sa Grand Central? Ganun ba gagawa natin yan ng paraan para makita ako sila? Uh-oh. So isa pa sa maganda kasi sa TIP siya nag-aaral eh. Okay, Technological Institute of the Philippines. Nagkaroon ng parang rap contest doon. Okay. So, meron siyang schoolmate sa TIP na nagkataon naman na kaibigan ni Gab. Si Gab, yung leader namin sa 187. Mm-hmm, mm-hmm. So, ayun, nakakwentuhan nga nung G-Bloods na sinasabi ko, nagabanggitan na may studio kami, may kakilala akong pwedeng pag-recordan, ganito, ganyan. Nabanggit nga si Gab. Okay. So, ito na naman ulit, binalita niya na naman ulit sa akin. Shoutouts dito sa tropa na si to, G-Bloods, grabe. Shoutouts sa G-Bloods. Siya yung naging tulay, kasi OG yung 187, kahit balibalik tarin natin, it reflects you eh. You represent that group, the mob, and also parte na kasi ng pagkakakilala ng tao 187 kay. At isa siya sa mga dahilan. Isa talaga. Tapos sinabi niya sa akin, ayun ba, papakilala kita doon. Siya ang nakakalam ng studio ng 187 hanggang ito na, pumunta na kami ng Tundo. Yun, may studio na. Pumunta na kami ng Tundo. Okay. Yun na yung kay Gab. Siya agad na meet mo? Oo, siya agad kasi na meet. Kasi sa studio ko nila? Oo, tsaka kasi kakilala ni Gab yung nag-recommenda nga sa akin. Yung taga-TIP? Yung taga-TIP. Omar ang pangalan, Omar. Omar naman. Yung lang ang pagkakaano ko. Hindi ko na alam yung apelido niya, nakalimutan. Gano'n. Pero, you're still second year na to? O hindi na? Third year, fourth year na? Hindi na ako nag-aaral nung kick-out na ako. Okay, kick-out ka na nun. Na-focus na sa rap. And then, can you tell us some story about dun sa pag-meet? Paano ka ito ang una ito, hindi ko first time makapunta noon ng Tundo pero first time ko sa Pritil. Okay. So syempre ako taga Malate ako, wala akong idea kung ano yung lugar na pupuntahan namin eh. Sinama lang ako nung kumpare ko nga si G-Bloods. Mm-hmm. Nag-meet kami, tanda-tanda ako sa harap ng Pure Gold sa Pritil sa may ilog, merong burger machine doon eh. Okay. So di ayun na nakita ko na siya, na-meet ko na siya. Nakaporma kami noon kasi excited ako eh, kailangan po hip-hop ako, gangster ako, kailangan ganun pag na-meet nila ako, kailangan ganyan. May arrive. Pagdating namin sa Pritil,
Eh kasi nung panahon eh masikip pang ang Pretty Loon eh, yung hindi pa nagaano, hindi pa nagki-clearing. Oh, hindi pa, may mga bahay pa talaga sa gilid na ano na parang tinayo lang ng mga taga doon. So, ako siyempre nung iba pa yung isip ko noon eh, siyempre mapusok pa ako noon. Nung niyaya niya ako na tinanong ko siya, "Saan tayo pupunta?" Sambang Studio. Diyan tinuro niya yung Pretty Loon. Puta, naghulat ako. Oo. Diyan tayo papasok. Parang ako nailang ako na tutuloy ko ba ba ito? Hindi. Kasi doon yung isip mo sa baka delikado. Oo, kasi mapusok pa ako nun. Oh. Eh. May mga, hindi maiwasan may mga kaaway pa nun. Siyempre, malati ka. You represent your hood. Oh. And then nasa ibang lugar ka. Oo. Natural yun. Kumbaga, ano yun eh. Ano yan ng tao eh. Defense mechanism din yun eh. Tapos tinanong ko pa yung Omar na nakatawa. Okay ba tayo dito? Ang sagot niya lang, basta ayusin niyo lang yung laki niyo. Ganun yung sabi. So oo, syempre dayo ako eh. Eh ikaw gusto ko mag-rap. O sige, pasok tayo dyan. Pumasok kami kasi skinita talaga bago makapasok sa studio ni Gab. Okay. And then, nung nakapasok ako dun, nung nakita ko si Gab, yun, medyo gumaang na yung loob kasi taga doon siya. Mm-hmm. Yun, hanggang nag-usap na kami. Dun na yung first time ko nag-rap. Yun lang. Oo. As in first, nakakasulat ka ng verse, natuklasan mo sila, yung grupo, nahanap mo yung pinuno ng 187, tas dun ka lang talaga nag-rap. Oo, dun ako nag-rap. Dun wow. Na. Para dun ka talaga, OG. Pero ano, yung time na, first time ko mga pag-record, nakasali na ako sa mga ano, nakasali na ako sa mga event. Yung manong beatbox lang. Mm-hmm. Nakasali na ako dun. Para lang ma... experience, kumbaga hanggang mag-grow mo yung craft mo, yung talent mo. Yun, tapos hanggang yung ay na nakapag-record na ako kay Gab, kung di ako nakakamali, mga 2006 yun, ganun. Okay. 2006. And then 5-6 so ganun. And then ito na yung mas lumaki ng lumaki ang 187. Oh, lumaki ng lumaki. Lumaki ng lumaki ang 187. I remember kasi 2000. So, mga ano rin ako noon. Ako naman ay nasa around second year high school noon, 2006. Okay. I can still remember, I'm from CAA in Las Piñas eh. Siyempre, may mga iba-iba ring grupo ng hip-hop doon, pati Muntanlupa, pati mga taga Cavite naririnig namin. Pero iba yung tunog ng Manila tsaka ng Tondo. Iba. Talagang pag nakakarating talaga yon, yung early days din to ng YouTube, 'di ba, mga lyric video pa. Tsaka masingit ko lang pala, nung nag-record kay Gab, hindi pa agad ako 187 noon. Okay. Ang magandang parte nito, di nag-record kay Gab. Mm-hmm. In-interview niya akong taga San ako. Kung sinabi kong taga Malati ako, sabi niya may 187 dyan, si J. Will. Okay. Si J. Will. Mm-hmm. Taga doon siya? Oo, taga doon din. Si J. Will, nakikita ko na siya noon sa Top, sa May Lasal. Nakikita ko na siya madalas, nagkakasabay kami bumili sa 7-Eleven, ganyan. Nakikita ko lang na hip-hop siya, pero hindi ko siya pinapansin. Hindi niya rin ako pinapansin. So ito na nga, nung sinabi ni Gab na meron na 187 dyan, may studio dyan, ba't hindi mo puntahan? Na mas malapit. Oo, di sabi ko, okay, mas malapit sa amin. Mm-hmm. Hanggang... Ayun, pinuntahan ko yung si J. Will. Hanggang paano? Tinuntun mo siya? Or? Yun. Tinuntun siya sa Friendster pa. Friendster. Okay. Doon ko siya natuntun na, boss, taga Malati lang din ako. Gusto ko sana pumunta sa studio mo. Hanggang sinabi niya, ito, dito mo kong puntaan. Approachable din naman, gagad. Sa Dominga. Hanggang doon napunta ako doon, yun na. Nag-record din ako sa kanya. Tapos, bago ako maging 187, may hawak si J. Will na Bossing Kit Records. Bossing Kit, okay. So kami-kami yun, yung mga Bossing Kit Records. Yun yung mga nagre-record sa recording studio niya. Yun ang unang-una kong naging rap group, yung Bossing Kit Records. Tapos, naging Malati Mobsters kami. Okay. Malati kasi nga taga Malati kami. Hanggang sa kinuha na ako ni Gab talagang maging 187 Mobsters. And then the rest is history. The rest, okay. Sino pa ba mga... taga Malate, may kumpare tayo dyan, alam ko si Classic Club Malate. Si Ermita, si Jet. Ermita naman Ermita si Jet. Ermita Malate magkadikit kasi yan. Oo, magkatabi. Pero ibang lugar, iba total. Pero napagkakamalang isa lang halos eh, kasi halos dikit eh. May mga club sa kanila, may mga club din sa Malate, ganun. Pero kung tagarong ka, alam mong magkahiwalay siya. Oo, magkahiwalay. Okay. Ngayon, alam ko na. OG, itong you still write songs eh. Ngayon, and you still participate in doing music. Oh. May mga recently na lumabas, party ka pa rin. Oh. At nag-mature yung sulat mo, nag-mature yung tunog mo, pero nandoon pa rin yung KB eh. KB, Balik tayo dun sa mas early days ng rap career mo as a musician, as a hip-hop artist. Ano yung mga nadanas mo dati na hindi mo malilimutan sa mga events, sa mga gatherings, or itong mga
alam mo yun, being a 187, it's different na kagad eh. Nung mga experience ganyan, unang-una, hindi talaga naiiwasan yung away. Oo. Hindi maiiwasan yun. Kasi, ayun nga, bago ako mag-rap kasi, may mga kalaban na ako nung daldalangan ng apusukan. So, kapag may mga event sa, ako nga, piyesta, doon na kami nakanta eh. Pag mga piyesta, may mga rap event. Mm-hmm. Siyempre, malimit lang kami mabigyan ng pagkakataon eh. Mm-hmm. Na makakanta ng mga panahon na yun eh. Mm-hmm. So kapag may mga event na ganun, di namin pinapalagpas. Kaya kahit alanganin yung lugar, pupunta kami doon, makakanta lang kami. Oo, makakanta lang kami na naka-experience din kami siyempre ng pagtitripan. Ganun na mapapaaway ka. Hindi naman maiiwasan talaga yun eh. Lalo noon, wala pang CCTV. Walang CCTV. Na, wala. Hindi pa uso yung panagkaroon ngayon pagtatalo, tututukan ka ng cellphone. Viral ka, nakalive ako. Ganun. O sige, subukan mo. Sige, manakit ka rin. Ganun. Wala pang ganun noon eh. Talagang sa mga experience ko, minsan may maririnig ka nilang na kagaya sa Makati, ang experience ko nandun kila Okim. So, mm-hmm, okay. Mm-hmm. Hindi ko na matandaan kung saan ang exact location ng pinaganapan. Basta ang naalala ko mga guests ng sila Looney, kami-kami, la J-Skills. May mga taga doon na nang gugulo, nagpapaputok sila. So, naiilang yung mga tao. Oo, siyempre. So, naiilang din kami dahil hindi kami taga doon. Ang iniingatan namin, yung mga kasama namin. Oo. Nung pauwi kami, sama-sama kami, yun, nagpapaputok pa rin sila. Parang paputok? Fireworks o baril? Hindi. Pagkakalam ko parang mga sumpak, ganun eh. Oo, oh, okay, so, okay. Tapos, yun, siyempre kami ready lang. Hindi naman kami yung kaaway nila. Okay. Kumbaga, pinoprotekta na namin yung mga kasama namin. Pero so, part kasi din talaga ng, hip-hop, nung early days talaga is yung gang war, andiyan din, di ba? Diyan din na i-express kasi ng mga gangster yung ano nila, yung galit nila, yung kung paano nila protektahan yung lugar-lugar, di ba? And ikaw, OG, gusto mo lang naman din mag-perform. Minsan kahit wala ka namang bit-bit na diss track or ganong klaseng kanta, you just wanna, sabi mo nga, hindi naman malimit yung oportunidad. So kapag ka, uy, may rap contest doon, tara. Pupunta kami. Diba? Ang problema lang, pang-quota. O sino kasama, game ka agad. Ganun. Lagi kang bumababa sa ganun. Lagi, lalo na pag mga event ng 187 noon. Talagang kahit malayo, pumupunta kami. Sama ko yung mga homies ko, pumunta kami doon. Para makakanta lang kami. Hindi na importante yung manalo kami. Basta yung makakanta kami. Oh. Yung ma-share lang namin yung talent namin na rapper din kami. Lalo na gusto ko marinig din ako ng mga idol ko. Sila may kuha sa kasinan doon. Dati, alam ko, may mga kuya-kuyahan ako na talagang magsasanla ng mga silver, maghuhubad ng mga puzzle ring. Bakit bang kota namin yan? Sumali na kayo nung nakaraan dyan sa Patola, yung isang street, yung isang court. Hindi, sasali kami sa covered court. Kailangan ma-line up kami kasi darating daw sila ganito, sila ganyan. Ang gusto lang nila ng mga kuya, ang gusto lang naman nila is makatungtong sa same stage kung saan tutugtog yung idol nila. Makagamit ng same mic kung saan tutugtog yung idol nila. Fulfillment na yun, di ba? Yun talaga masarap sa pakiramdam siyempre eh, na makita mo yung mga yung ginamit ng mic ng idol mo gagamitin mo din. Masarap sa pakiramdam eh. Tapos nandoon sila nakaupo or judge sila nung event tapos tutugtog ka. Nangyari judge sila. Ganun. Tsaka ang sa akin sinagip ako ng hip hop. Sa paanong paraan, OG? Kasi nung napasok ako sa ganito nga sa music. Yun nga yung pumupunta-punta ako sa ibang lugar para lang makakanta. Wala na sa mindset ko yung makipag-away kasi ang pakay ko rin kaya ako pumunta rin sa para mag-rap, hindi para makipag-away. So may mga dayo din na gustong kumanta hanggang nagkakakilala kami, nagiging connect hanggang palaki na siya ng palaki. So habang tumatagal na dumadami yung connection, nag-iiba na yung pananaw ko na hindi ko na kailangan makipag-away. Kaibigan na yung dumadami, hindi na kaaway. Hindi ko na gusto yung away, hindi, pangit pala yun eh. Mm-hmm. Siyempre, pag may mga event-event, nagkikita-kita kami. Kamustahan? Parang nakaibigan na rin. Dumami nga na dumaming connect. So, nag-iba na yung pananaw ko na parang hindi na maganda yung dating galaw ko. Mm-hmm. Siguro dito na ako, mas okay na ako dito. Kaya mo masasabing sinagip ka ng hip-hop? Sinagip ako ng hip-hop, oo. Kasi nag-iba yung pananaw ko noon eh, nag-iba. Na, kasi sa amin noon, pag may dayo, iba yung tingin eh. Oo. Diba? Kailangan maalala nito na yung lugar namin, hindi basta-basta. Taga dito kami ah. Oh. Diba? Sino kayo? Diba? Hanggang na-experience ko na ako naman yung dumadayo. Na-experience ko naman yun. Na, tapos pinakikisamahan nila kami. So, ganun din ako. Sinusukulihan ko rin sila ng pakisama hanggang
lumawak na ng lumawak yung connection, tapos paiba na rin ng paiba yung pananaw ko. Na iisang tabi ko na yung away, ayoko na niyan. Gusto kong kaibigan na lang. Parang ganun na lang. Nice. Dati, hahanapin mo kung saan ka bababa ng event. Totoo. Eh dahil marami ka ng kaibigan, may magte-text sa'yo kung saan yung event. Ganun na. Diba? Ganun tara, sabay na tayo punta. Kita tayo dito. Ganun. Yung mga nakakasama namin sa event, yung mga nagkukota-kota lang din. Oh, may ano sa amin, bago sa inyo pumunta ron. Gakanta rin kami dun. Ganun. Kasi ngayon, mabilis na lang yung communication eh. Oo, sobrang bilis. Diba? Tsaka yun nga, ngayon, pag may music ka, lagay mo sa internet, mapapakinggan na kagad ng marami. Popromote mo na lang. Dati, kailangan mo talaga i-live. Swerte ka pag meron mo yung magandang camera na Vodafone na galing Japan yung ate. Tapos sa video ang ano maganda. Naalala ko yun eh. Manong tulak talaga noon. Bebenta mo yung sa 187, nakikita ko yung experience yung ganun yung mixtape ng 187, manong binibenta tao-tao. Iya, ano yun? I-burn. I-burn, tapos kanya-kanya kayong benta. Ganun. Mano-mano ang bentahan noon. Tapos, example, kung halimbawa si Third noon na naglabas ng album, tutulong yung parte namin sa Malate. O, Malate, baka pwede naman dyan na kung sino ang pwede. May babagsakan doon ng album. O, tapos Tundo, Malabon, Galawan, ganun. Shoutout sa OG Third Flow. Yeah. Sobrang napaka ano rin yan. Iyan ang isa sa mga sundalo ng hip-hop. Isa yan sa unang batch ng 187. Si totoo din. Tsaka ano yan, inspiration ko siya sa paggalaw. Kasi yung ginagawa niya, alam mong nasa puso niya eh. Dedikado siya. Oo. Hindi lang sa pag-represent ng lugar. Pagiging, siya yung para sa akin dahilan or siya yung example ng isang rap artist. Solid din. Shout out sa OG Third. Yeah. OG, meron pa tayong mga pag-uusapan na. Break lang tayo saglit. We'll be back, Dog Brock Radio. Yo, Cyberspace, Dog Brock here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, Dog Brock Radio, dito sa Dog Brock TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at Dog Brock TV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko. Instagram, TikTok, and Twitter at dogbrock_. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team Dog Brock TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Yo, Cyberspace, nandito pa rin tayo sa inyong Sunday Habit. Kasama natin si OGKB. Shoutout sa lahat ng nanonood dyan sa live chat. Shoutout sa lahat ng nanonood, nagsistream nito. Yeah, sa lahat ng hip-hop. Yun, speaking of hip-hop, OGKB, when you entered the world of hip-hop, when you started doing rap, eto na, nagra-rap ka na, gumagawa ka na ng music. Anong naman yung mga perks? Siyempre, may mga perks din yan. Pagka, siyempre, hip-hop artist ka, may homies ka, bababa kayo, di ba? May ibang klaseng feeling yun eh. Kasi ako yung tipo ng batang nanonood lang sa gilid. Uy, ang angas naman nila. Alam mo yun? Ikaw, ano mga masishare mong mga dating mga, alam mo yun, mga experiences mo? Yung ito na, nung napasok na ako sa 187, mm-hmm. So medyo nakikilala na kasi ibang impact ng 187 nun dahil sa mga idol eh. Totoo din. Then yung naging bahagi na ako ng 187, pa kada may event, iba na yung, nagiging iba na rin yung datingan mo kasi naramdaman mong artist ka na rin, naramdaman ko na ano na rin talaga, may nagpapapicture na rin kasi. May, nakikilala na. Nare-recognize na rin nila ako, baga masarap na rin sa feeling. Kaya nung kainitan ng mga event noon, talagang active kami, kasama ko yung mga kumpare ko, yung mga homies ko, tara baba tayo doon. Pupunta-punta, ay na, yung connection na. Di, eto na, pagka may mga event, di may iwasan. Siyempre, kabataan to, dati naman to. Hindi may iwasan yung mga babae, nandiyan dyan. Yung mga babae, ganyan lang. Basta, yun, iba yung pakiramdam nun na artist ka na eh. Mm-hmm. Yung dating pinapangarap ko lang, nandito na ako ngayon. Mm-hmm. Tapos, iba na rin yung, paano ba ito? Iba na rin yung dating, na dati ako yung sumasali. Iba na yung dating na ako na yung nagpapa-contest ngayon. Isa ka na sa part ng nagpapa-event. Isa na ako sa nag-organize ng event. Tapos hanggang nag-organize na rin ako ng sarili ko. Mm-hmm. Yung nakikita ko sa mga sumasali noon yung kung paano ko nagsisimula.
Mm-mm. Sabi ko, dati ganito lang, sabik na sabik ako magbayad. Uh-oh. Matalo manalo, basta maanda lang yun. Ayun, yun yung mga, ano ko lang, pakiramdam mo. Ang maganda rin kasi, nakita mo siya, or naging parte ka ng proseso from, uh-oh, ikaw yung sumasali, ikaw yung uh-oh nagkokota, tas ikaw na yung nagpapa-event, ikaw uh-oh na yung nagpapapremyo. Ako nagpapapremyo. Or lalapag kayo as 187, uh-oh, tapos sa event, kayo yung last performer. Oo, yun. Diba? Ngayon yung mga ano, yung mga kakaibang moments na nasa moments, backstage oh ka na. Oo. Oh. 'Di ba? May holding area na. Oh. Tapos may mga ano na yung parang ano ba 'yun? Poster? Poster yung may oras kung sino yung mga susunod na kakanta. Oh, kikita mo yung pangalan mo. Oh. Kailan ba ako diyan? Oh, no, nasa backstage na o oh, ganoon, tapos tatawagin na lang. Artist feeling na ano. Oh. Pero ibang-iba pa rin OG din yung ano, yun din yung panahon na hindi lahat ng tao believe sa hip-hop eh, no? Pero kayo yung panahon, tinangkin nyo yun eh, no? Yung eksena nun eh. Ngayon kasi, when you say hip-hop, uy talaga, di ba? Na I can remember, correct me if I'm wrong, ah, ito yung mga panahon na ang hip-hop, akala lagi away. Oo, totoo. Totoo yun. Kasi part din naman ng mga kanta, tsaka syempre mga itsura, di ba? Syempre, tawag dito, maraming tato or parang malaki manamit, basagulero tignan, mm-hmm, madumi tignan, alam mo yun, pero na unti-unti na bago yun, nabago yun. It's just may mga talagang arrive lang ngayon na kanya-kanya ng forma dahil nung medyo bata-bata ako, ito yung getup ko eh. So dala ko siya hanggang ngayon eh, pero fresh pa rin, di ba? Kumbaga fresh pa rin. Ano yung feeling ng mga times na parang, paano sa family, OG, na part ka ng hip-hop? Nagra-rap ka, eto, na-drop, na-kick out ka pa sa school. Paano yung transition na, paano mo in-explain or paano mo ginalawan yung idea na hindi ka na naman naghahanap ng away eh. Gusto mo na lang gumawa ng music eh. Paano yun? Ayun pala ang isa pa sa maganda kasi nung na-kick out ako noon, hindi na ako nag-aral. Hindi na ako nagtuloy. Okay. Parang tinamad na rin ako noon eh. Mm-hmm. Tapos, syempre, nabigo ko yung magulang ko, nabigo ko sila. Pero nung nag-start na ako mag-rap, tapos naririnig nila yung mga kanta ko, nalalaman na rin nila kahit paano nare-recognize na ako sa lugar namin, dun sila napaproud sa akin. Okay. So sa isang banda, masarap sa pakiramdam kasi hindi ko man naibigay noon yung gusto nila para sa akin. Mm-hmm. Pero naging proud sila sa isang banda dahil nga sa pag-rap ko mula nung nakakapag-record na ako, nare-recognize na ako ng tao. Napaproud na sila sa akin. So, kumbaga, even na hindi mo man natapos at nabigay yung diploma, pero dahil naging artist ka, they give their support pa rin fully. Lalo na yung daddy ko, pag yung mga kumpara niya, minsan may mga salo-salo sila, may mga inuman. Uh-oh. Lagi niya sinasabi, ayun yung anak ko, rapper yan. Nakaka-proud sa feeling, di ba? Oo, kumbaga ako pinagmamalaki din ako ng daddy ko. Kumbaga, hindi lang yung kagaya dati na hindi nga ako nakapag-aral. Iko-compare ka, no? Dito, ano na? Pag may kainuman siya, lagi niya sabi, pare, yan yung anak ko. Rapper yan, pakinggan yung mga kanta niya. Ganyan. Nakaka-proud. Ito yung mga bagay na ang sarap pag-usapan. Kasi, hindi lahat ng magulang magsusupport. And okay lang yun. May mga manonood dito na nagra-rap at hindi nakakuha ng suporta sa pamilya. Siguro, kailangan nyo lang din hanapin talaga at patunayan din na wala naman kayo din masamang intention at ito talaga yung gusto nyo. Passionate kayo dito. Yun lang ang maganda sa part ko. Sinuportahan nila ako. Gusto nila yung ginagawa ko tapos gusto ko din yung ginagawa ko. Kaya naging win-win para sa lahat. Kampante ako na sige, tutuloy ko na to. OG, kailan mo tinanggap na pagra-rap na talaga? I mean, ano yung experience sa sinabi mong gagawin ko na talaga to hanggang kung kailan man? Parang ganun. May ganung realization eh, di ba? Yun nga, mula nung napasok kasi ako sa 187, talagang niyakap ko na yung kultura ng hip-hop. Niyakap ko na yung rap music talaga. Mm-hmm. Kung paano ko nakita yung mga kagrupo ko, kung paano nila ibinigay yung puso nila ron, binigay ko na rin. Na talagang pag sinabing rap is andyan ako. Ito na yung ano ko. Ito na yung parang bahay ko, dito ako. Sasama ako sa inyo, parang. Okay. Ang laki talagang impact talaga ng grupo mo na yun eh, no? Sa pagkatao mo. Sobra talaga. Kasi nag-iba yung pananaw ko nga talaga buhat nung naging 187 talaga ako. Hindi, gusto ko lang din sabihin na siguro sa mga age ko, 1992 ako pinanganak. Growing up talaga high school to early college. Mm.
Ang laki talaga din ang ginampanan ng tunog ng grupo nyo eh. Oh, so sa kung ano yung hip hop or kinamulatan ko bilang hip hop as a person. Mm. It's because hindi lang dahil yun nga masaker na type of music, represent type pose type of music, pero pati yung mga love song. Oh, mga love song. 'Di ba? Yung mga pagtapos ng mga masaker yun na. Oh, masaker. Yun naman 'di ba? So, yung ay naalala ko pa rin ngayon sila Innocent One. Tsaka, ayan, ang diba, idol natin. Diba nung nag-wish sila, goosebumps yun sa akin. Oh. Kasi, yun yung mga tipo ng kanta na papatugtugin ko, tapos umiinom kami matador, kinikilig ako kasi yung crush ko. Oh, alam mo yan, third year high school, gano'n. Makaka-relate ka sa lyrics nila. Oo. Tapos, pag may rap contest, papatugtugin ng mobile, nung barangay, kung sino man nag-ooperate ng sound system, puro 187, bago sumalang yung mga magra-rap. Oo, bago. Diba? So, parang, ngayon nga, nakasama mo yung napapakinggan mo, iba yung feeling ko iba ngayon na. And sabi ko rin, nilagay ako ng universe sa position na to, ang saya ko rin, OG. I mean, ako, sabi ko, pag nakaharap kita, gusto kong itanong yung mga bagay. Pero, ngayon kaharap kita, gusto ko na lang talaga maipagkwentuhan. Alam mo yun? Okay. Gusto kong balikan lang, saan ka pa mga lugar dati dumadayo na pwede mong, balikan natin ulit yun, yung mga lugar na naging memorable sa'yo, the early days of your hip-hop career. Nung mga tinambayan ko noon. Naging ako dyan sa isa sa hindi ko makalimutan pagka usapang rap noon, dyan sa Nabotas, sa Bangkulase. Dyan ako unang Bangkulase. Nabotas. Dyan ako unang nakatanggap ng ng first place na trophy. Okay. Ng freestyle. Nag-freestyle ka doon? Oo. Kasi ang freestyle noon is parang basic lang ang freestyle noon eh. Mm-hmm. Kumbaga kung ano lang nakikita mo, yun lang yung sasabihin mo. Anim kami naglaban noon, tapos first place ako, tapos ang nag-champion is, kung hindi ako nagkakamali, taga doon. Doon ako unang nakakuha ng trophy ng freestyle. That's your first rap award. Oh. Kumbaga, first runner-up. Oh, first runner-up ako. Sa tapos Nabotas. Tapos, sa pagdating naman sa rap, nakakuha ako ng champion sa Lukban Elementary School. Quezon Province? Hindi, dyan sa may Paco. Ah, Lukban, Paco, Manila. Kasi yun nga, nung nakikout ako nung high school, nag-ALS ako. Yung alternative learning system. Mm-hmm, nag-ALS ako. Kasi gawa na nandun yung mga kumpari ko. Kumbaga, pasok ka rito. Masaya rito. Oo, di pumasok ako doon. Hindi para mag-aral na naman dahil nandun yung kumpari ko. Sabi ko, sige. Eh, nagkataon na mula District 1 hanggang District 6, kailangan magre-represent ng bawat school. Eh, kami, sa Lukban, District 5 kami. Okay. So, maglalaban-laban yung mga 1 to 6. Oo, 1 to 6. Ako yung lumaban ng rap nun. Representative for rap ng District 5? Oo, ng District 5. ALS? Oo, District 5, okay. Then, yun. Pero wala pa kaming instrumental nun. Mano-manong beat ba lang yung beatbox talaga. Beatbox, oo. Sino beatboxer mo nun? Arvin ang pangalan, Arvin. Tropa lang din dun? Oo, actually kalugar ko siya pero classmate ko siya sa ALS. Okay. Shoutout sa lahat ng inuman, meron talagang isang beatboxer eh. Oo, yun, tapos yun na. Ako yung representative ng Lukban. Mm-hmm. Ako yung nag-champion. 1 to 6, all that district. Oo, okay. May 5 ka pang rapper na kalaban. Oo, ikaw naman nag-champion. That's your first championship naman. Champion. Ang nakakatawa kasi sa mga ganong klase, judge lang siya based na minsan mga teacher. So sila fair judgment 'yon kasi wala naman silang kilalang rapper eh. Oo, wala. 'Di ba? Tama. Ang sarap malaman, OJ, kasi dinaanan mo talaga pati yung pagko-contest. Oo, totoo. Yung mga nakakalaban ko noon, lagi akong talo kala Numerous. sila nakakalaban mo. Oo, tsaka si Sparrow, si Crisis Malabong. Tags, lagi sila nakakalaban noon. Lagi yung tipong pag nakita mo na naka-line up din sila, nako, sila na naman yung mag-uwi. Oo, dumating na nga sa punto na naalala ko yan si Numerous sa Pasay. Ang dami naming nagpalista ng contestant. Ang tawag doon, hakot. Hakot na naman tong mga to. Mga 17 kami nagpalista ng contestant. Nung nakita nila si Numerous, nag-backout yung iba. Sayang yung pyesa eh, no? Oo. Sayang pyesa ko dito. Pero hindi kami nag-backout kasi ang sabi nga sa kumpari ko, Jiblas, hindi, kahit matalo tayo, makaperform, parang binayaran natin yung airtime. Oo, yung oras para mapagbigyan nila tayo. Ganun.
Maglalaban lang. Ang ano rin ang ngayon na appreciate ko 'yun. Kasi OG, I know you and the hip hop community knows you as who you are and also your past. Because some people talks about it, 'di ba? Syempre, bakit OG? 'Di ba? Sino ba talaga si KB? And people know. Syempre, 'yung nakakarating din sa mga mas bata is, ah, okay, siya pala 'yun, kaya pala may mga ganun, 'di ba? Pero doon ko rin nakita yung persistence mo na siguro nga kung ginamit mo sa away, eh talagang mapusok ka. Pero nung ginamit mo sa music, okay lang. Kahit talo tayo, basta magawa natin yun. Totoo. Diba? Ano yan eh? Values ng isang tao yan eh. Yung pagiging decidido. Decidido kasi gusto namin talaga yun. Gusto namin yung ginagawa namin talaga. Masaya kayo, no? Masaya. Matalo manalo, walang problema. Basta kami, nakakanta kami, yun yung panalo namin. Napakinggan nila kami. Diba? Oo. Nag-vibe sila, sumabay sila. Oo. Tapos kasama mo pa yung mga kalugar mo, susuportahan ka nila. Tapos lalo ang mag-aangas sa station, nandiyan yung mga ano ko, susuportahan nila. O ganun, nakakawala ng nervyous ba? Ganun. Tapos ano? Okay, kwento mo kami, OG, ng isang feeling, bababa ng event, paano kayo nagpupunta doon? Siyempre, hindi naman lahat de auto dati, tapos paano sa uwi? Dati wala pa kaming mga sasakyan, wala pa kaming mga motor. Mm-hmm. 'Yun yung pag sumasali ako ng rap contest noon sa May Classic diyan sa QC. Pa-event 'yun ng Blind Rhyme ni Uncle Denmark. Mm-hmm. Pagka kasi Friendster noon, tas GM sa cellphone text, pa. Magji-GM pag wala pang group chat sa Messenger, wala pang ganun dati. Pag nalaman namin may event na may rap event doon sa Classic. So mag-uusap kami ng mga homies na pupunta tayo doon. Kakanta kami, suportahan niyo kami. Hinahakot ko talaga sila. Okay. So kailangan mag-ipon na tayo para may pamasahe tayo. Mm-hmm. Pupunta ron kasi magta-taxi kami. Okay. So, panata-taxi kami. Kadalasan kasi ang taxi, 'di ba, is isa lang sa harap, tatlo sa likod. Uh-oh. Anong nangyayari? Dalawa sa harap minsan, lima sa likod. Nagkakasya na lang. Overload. Para lang makapunta. Magti-tip na lang sa driver. Minsan parang yung driver wala na lang magawa. Kuya, sige na. Para lang makauwi kami. Ganun 'yun. Ayun yung ayun ang struggle noon namin na yung taxi, imbis na apat lang ang kasya, nagiging walo yung kasya. Isama driver, pito yung sumasakay, no? Lima, dalawa. Gandungan, ganun. And okay lang yun, pero pagbaba ng taxi. Diba? Ano lang, ang gagawin pa namin nun is, hindi kami mismo bababa sa mismong venue. Malayo. Medyo malayo. Para pag, siyempre, lukot-lukot na yung suot namin. So pag medyo malayo, pagbaba namin, mag-aayos kami para pagdating sa event, medyo kami. Geto na ulit. Kami. Magsisindi pa ng Yossi sa malayo, di ba? Para pagdating doon. Doon muna magsa-soft drinks mabilis. Totoo. And I think that's part of culture talaga siya, OG. Kasi wala man tayong galit sa isa't isa. Pero kanya-kanya tayong pakiramdam. Kailangan maangas ako sa pakiramdam ko. Kailangan. Yun talaga eh. And walang masamang intention yun, guys. It makes us happy. Deep inside. Dahil siguro sa maraming bagay, sa maraming dahilan, diba? Basta it makes me happy. It makes it makes ourselves happy. You know, representing our fit, yung sapatos, di ba? Bago pumunta ng event, tanghali pa lang. May event ng gabi, tanghali, linisan ng sapatos yan. Naglalaba na ako ng sapatos. Kanya-kanyang linisan ng sapatos yan, kanya-kanyang laba yan. Kasi puro kalbo kami noon, yung Gillette na kulay yellow. Nag-aahitan kami, Kaya pagbababa kami ng event, puro kalbo kami. Tapos kailangan lagi fresh lahat, bagong ahit, no? Oo, kailangan bagong ahit kami. Hindi pwede alanganin. Kaya natutuwa noon ng mga mab pag nakikita nila kami na buhos kami bumababa sa event nila. Oh, yeah. Kumbaga nakita nila yung suporta namin. Ganun. Pero ikaw, as part of 187, minsan bababa ka, you have your, yung mga homies mo na kalugar mo, pero hindi 187. Madalas ganun din. Pero suporta pa rin. Iba-ibang lugar nga naman, suporta, no? Suporta pa. Kaya mas malakas, no? Oo, malakas. Kasi parang kumbaga kanya-kanyang lugar nagre-represent, may kasamang homies, pero at the same time, membro pa ng isang mas malaking grupo. Na syempre, nandiyan sila mga taga Malabon, nandiyan yung mga hindi pa taga Tondo, bukod sa mga taga Tondo. Bukod sa aming mga 187, may kanya-kanya pa aming mga kasama. So yung mga kasama namin, tsaka yung kasama nila, nakakakilala din. Lumalaki lalo. Example, kunyari,
makita nila yung kumpare ko nga si G-Blads. Ah, si G-Blads, si KB yan. Ah, okay. Oo, nare-recognize sila ng gano'n. Gets nila, yun yung bilog nun. Oo, si Malate yan, kay ano yan, kay ganito yan. Oo. Yun, gano'n. Lumalaki talaga, yung mga bit-bit namin, tsaka bit-bit nila pag nagkasama, nagiging magkaibigan na ba? Tsaka ang sarap kay Birin, balikan ng mga panahon na hindi lahat nagsa-cellphone, no? Yung talagang pag nagkita, usap talaga. Oo, kasi ang cellphone noon, ano lang, kadalasang keypad lang eh. Oo. Ngayon kasi may social media na, nakikita mo na yung nangyayari sa abroad or ano. Dati, ibang banding noon. Iba. Hindi ko naman sinasabi na pangit yung banding ngayon. Pero kung i-compare mo sa dati, iba. Kasi mas napipil nyo talaga yung inyong saya. Mas napipil nyo yung gabi. Pagka wala kayong hawak na sila. Mas marami kang naaalala kinabukasan, no? Mas marami. Ngayon, parang minsan nandoon ka sa event, pero yung isip mo, kung ano-ano yung nakikita minsan, eh. Oh, tapos minsan, magkatabi na nagiinuman, hindi nagkikwentuhan kasi nag-aanuhan. Nakatutok sa cellphone, gano'n. Pero okay lang yun. I mean, if that's business or whatever, sinasabi lang namin dito, nakakamiss yung dati. Nakakamiss sobra. Nakakamiss yung dati. Okay. OG, ito naman. Sa mga pagkakataon na may mga sasalihan ka, anong preparasyon mo dati? Kasi gusto ko malaman kung paano ka naman lumalaban. Like, di ba, ito nalaman mo na dahil connect-connect na. Uy, may contest dito, sali kayo, bababa. Anong preparasyon mo? Paano mo ginagawa yung pyesa mo or paano ka magpa-perform? Yung sa akin nga, ang genre ko nga kasi nun is gangster rap kami. Mm-hmm. So, sa madaling sabi, sa experience ko noon, yung mga gawa naming kanta is hindi pang laban. Hindi kagaya nung mga kalabang ko noon, yan sila Numero, sila mga Malabaw. Pang rap contest kasi tunog. Pang rap contest sila. Kasi nga, noon pa uso na sa kanila yun eh. Sa Malate kasi hindi. Ito na lang na ano yan sa Malate noon, nagsimula na ako mag-rap. Okay. Ayun nga, inaalalayan ako nila, J-Will, ako yung kauna-unahang nagpa-event doon sa lugar namin ng rap event. Wow. Oo. Ako wait. May malapit sa'yo, si J. Will, which is ahead of you sa 187. May sarili siyang studio. Naging ano ka, Singkit Records. Bossingkit Records. Pero ikaw pa rin ang unang nag-initiate sa lugar mo. Oo. Ako ang una. Kauna-unahang nagpa-rap event doon. Wow. Kasi kadalasan sa lugar namin, ang initiative mga pesta doon, ang uso doon sa amin is dance contest. Oo, yan. Tapos, Miss Gay. Miss Gay, ganun. Oo, ganun talaga. So, nung napasok na ako sa rap, nung piyesta, nagkaroon ng pagkakataon, nag-organize ako. Ako yung kauna-unahang nag-organize doon sa lugar namin. Kasi alam mo na marami ng hip-hop din doon. Marami tapos, na rin rappers. Sinuportahan ako nila, J-Will, pumunta sila roon, nag-guest sila doon. Wow. Oo, ganun yun. Ano yung feeling ng unang-una mong ano? Sobrang, kasi history yung para sa amin. Lalo walang ganun dati. Lalo na yung mga seniority ko. Mm-hmm. Na-proud sila sa akin. Kasi nga, nung time na nag-rap sila, wala silang connection. Wala silang kahit ano, basta nagra-rap lang sila, hindi sila, wala silang kilala. Ayaw sila payagan ng barangay kasi may mga ganyan, permit, di ba? So, nung nagawa ko yun, sobra sila nagte-thank you sa akin na yung pangarap namin nagawa mo. Sa lugar ng Malate. So, syempre, sa mga kuya yung nagsabi nun, proud ako na pinasalamatan ako ng mga tinitignan ko lang noon, ng mga pinanonood ko lang noon. Yung nasa gilid ka lang, nakikinig ka ng pinapakinggan nila. Tapos ngayon, magte-thank you na sila sa'yo dahil sa ginawa mo. No? Oo, tapos ang nangyari pa, yun nga, yung mga lumang seniority namin doon na nagra-rap. Yung mga pinakikinggan nila, nakikita na nila sa lugar namin. Wow. Oh, then. Kasi syempre, nagpapa-event na eh. Oo, nakikita na nila. Kasi karamihan, tropa na. Oo. Nagugulat sila, pinakikinggan ko lang yan. Example, si isa sa mga uncle, si Uncle Blaze, si Mr. Blaze. Pinakikinggan yun ng mga seniority namin. So, nung dinala ko yun doon, nagulat sila. Pinakikinggan lang namin siya dati. Tapos napapunta mo sa lugar natin. Oo, ganun. Kaya, pag napaproud yung mga seniority noon, lalong nadadagdagan yung confident ko na magpatuloy pa na hindi kada event kailangan ako magtatayo dito sa lugar natin. Lalo mo pang gagalingan. Oh, at ang maganda ron, pag nagpapa-event kami sa lugar namin, event namin, hindi event ng barangay. Okay, sarili nyo. Oh, wala kaming ano, pondo namin, gastos namin lahat, asikaso namin lahat sa amin, sarili namin. Ayun ang ano dun. Kumbaga, pride siya ng mga hip-hop na taga ron. Kasi masasabi mong sa amin yan, hindi yan SK, hindi yan ano. Nothing against that, ha. It's just, mahirap kasi gawin yun eh. Mahirap. Pero pag nagampanan mo yun, nakaka-proud yun. Nakaka-proud yun. Sasabihin ng mga dumayo na ang angas ng event doon sa Malate, ang angas ng event doon kaila KB. Ganun yung nangyayari. Ganun na naaalala nila na yung event sa ang lugar kasi namin Arellano, kaya unalera baligtad eh.
Arellano. Okay, 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 gets. Oo, oo nga, binaliktad. Onalera. Kaya yung iba, pag sinabing Onalera, saan yun? Pero Arellano yun. Arellano. Yun yung landmark. Oo, yun yung landmark. Okay. Kaya natutuwa yung, ano, yung isa na rin sa, habang tumatagal, nakukunik ko na rin yung barangay namin. Kaya pa nagpapa-event ako, ako pa rin yung nag-o-organize. Pero, doon na mismo sa barangay namin. Mm-hmm. Ginagawa. Mm-hmm. So, mas secured, mas ano na, organisado. Mas, kumbaga, na babaka pa na ako ng mga barangay official ganun. Mm-hmm. Baga mas maano, mas maayos na. Dati away pag KB away ngayon. Ay may event si KB. Ayun, mula nga nung nagkaroon na ng event sa amin na ganun. Ultimo sa mga sa lugar namin yung mga dati magkakaaway nagiging magkakaano na sila. Dahil sa music. Dahil sa music nagiging magkakaibigan na sila. Ang galing, ganun. No? Oo. Kaya proud ako na ako yung unang nagpa-event doon sa lugar namin. Nang ganun. Dati may paksyon-paksyon pa eh, no? Meron. Eh, pagkagawa ko ng event, uy, pagka inaway natin, di tayo makakasali doon. ang lugar kasi namin, mahaba siya. Oo. Arellano Avenue, para siyang patay na highway. Ang barangay doon, dikit-dikit lang. Hindi ganun naman kalaki ang barangay doon. Oo. So, pag nagpiesta, sabay-sabay, stage dito, tatlong kalye, tatlong kanto, stage dito, tapos tatlong kanto, stage ulit. Ganun. Technically, maririnig mo pa yung tumutugtog sa kabila. Ganun lang kalapit. Oo, pero dati, yun nga yung sinasabi mo, paksyon-paksyon nun yung, kasi magkakaaway kami. Mm. Eh, wala namang ibang contest dun, kundi dance contest, tsaka Miss Gay. Mm-hmm. Kaya pag dito, dito lang kami. Mm-hmm. Pag dito, dun lang sila. Mm-hmm. Di kami pwedeng magsama-sama. Uh-oh. Then, nung nag-start na yung unang event ko dun, yung rap event ko, hanggang nasundan every year, nagsasama-sama na kami lahat. So, yung tatlong stage naging isa? Hindi. Nandoon pa rin yung mga stage, pero hindi ko sinasabayan yung mga sariling event ng barangay namin. Kumbaga, kumukuha ko ng isang araw na para sa amin. Tas yun talaga, lahat ng hip-hop, kahit taga ron sa pang-siyam na kanto, pupunta dito, pupunta okay sila. Lang. Okay lang. Wow. Tapos bukod doon may mga dayo pa. May guests pa, di ba? Oh, ang mga pinaka-iniingatan namin yung mga dayo, hindi sila pwedeng kailangan masaktan doon, hindi sila pwedeng mapagtripan. Pero syempre, wag sila yung magtitrip. Uh-oh. Hindi naman kami mas lalong papayag doon. Oo. Basta once na may bisita na kami doon. Pakiramdam nila bisita sila. Oo, kahit sino, basta welcome kayo, wag lang kayo manggugulo. Sagot namin kayo dito. Kasi ayun nga yung layunin namin doon sa lugar namin. Uh-huh. Pag-isayin natin lahat dito. At hindi porket hip-hop, maiisip nila magulo. Mm, tama. Hanggang yun na nakikita na ng mga taga sa amin, yung mga matatanda na, yung mga dating una nila nakitang kakulitan ko. Awe-awe, ganun. Hanggang tumatagal, nakikita nila na iba na yung ginagawa ni Jomer. Ganito na. Na-appreciate na nila kaya mas natutuwa ako lalo. Ito na yung moments na may napuntahan yung pagre-rap ko kahit hindi ako tumuloy sa school. Yung ganon. Yun kasi community na yung bumibilib eh. Para sa akin, may narating ako sa... Meron talaga. Meron. May narating ako. Buhat nang pumasok ako sa rap. Tingin mo kung hindi ka parte ng 187 Mobsta, anong grupo mo? Tingin ko wala na ako siguro sa mundo. Hindi. Talagang ganon kakaposok o, Gino? Oo, ganon. Kasi napagdadaanan naman talaga yun eh. Oo. Maganda, masaya ako kasi hindi mo siya isinabuhay. Oo. Nung may pagkakataon ka ng mamili, iba yung pinili mo, which is music. Oo. Music kasi. Talagang tsaka, sinave ka niya, no? Oo, sinave ako ng mga grupo, sila. Kasi iba yung pananaw nila sa nakamulatan ko noon eh. Parang ang good ang sa part na magkakasama kami, parang good vibes sila eh. Totoo. Saka marami ako natututunan, marami ako na-adapt sa kanila na hindi ko naman naaano noon. Wala sa school, wala sa bahay, di ba? Wala sa mga kapitbahay. Talagang sa grupo mo matututunan. Talaga yan, sila Gab, sila Badon, sila Third, sila Mycosa talaga. Sila yung mga kasama ko. Actually, lahat naman na mab. Nakakatuwa lang. Kasi sobrang, feeling ko sobrang dami mong choice as a person dati. Pero para makaharap ikaw ngayon na pinili mo to, kasi alam ko eh, when you're around, OG, no, sasabihin ko na, hindi na kita bullshitin. Pag nasa paligid ka, alam, ramdam ng iba na nandodon ka sa paligid. Hindi ko maipaliwanag. Wala akong paliwanag eh. Siguro, hindi ko ma-explain talaga eh. Pero, once na may isang gathering, andodon yung si KB. Iba yung pakiramdam. And sobrang dami sigurong inuman, sobrang dami sigurong gathering, at sobrang dami sigurong pagkakataon.
na may iba kang kinilos at tinaniman mo yung pagkakataon na yun. Kaya yung respeto sa aura mo, nararamdaman hanggang ngayon. Siguro dahil sa mga kwentuhan lang din, mga totoong nakakilala saan, tsaka man nakasaksi noong ano, noong makulit araw, ka pa. Oo, nakasaksi noong araw, siguro ganun. Tsaka kasi, ang unang tingin sa akin ng mga hindi nakakilala, yung mga first time na nakakakita sa akin, ang inisip nila mayabang ako, ganun. Mm-hmm. Mahirap kausapin. Mm-hmm. Tapos kapag goods na, nakasama na, nakakwentuhan, hanggang, kadalasan ganun yung open, hindi ka pala ano eh. Hindi ka pala kagaya ng iniisip namin eh, ganun. Oo. May misinterpretation sa umpisa. Palagi, palaging ganun. Kaya sabi ko nga, siguro dahil sa postura ko lang, tapos hindi ako masyadong nagsasalita pagka hindi ko rin masyadong kilala yung mga tao, ganun. Oo. Pero pag goods na, makikita naman nila yun. Oo. I'd be honest, ganun din yung impression ko noong umpisa. Oo, lagi na mayabang mo, mayabang. Oo, mahirap abutin. Oo. Mahirap kausapin. Oo, kasi madalas kasama ko yung mga tropa, nasa gilid lang kami. Ganun, nagmamasid, ganun. Pero pag nakakasama na nila ako, iisa na sinasabi halos talaga. Na, napakabait ni KB. Oo, ganun. Ayos ka pala, G. Ha? Hindi kasi okay din kayo sa akin, kaya okay din ako sa inyo. Tama. Oo, ganun. Basta naman goods ka, goods din ako sa iyo. Ganun lang yun. Pantay ka lang lagi, no? Yung pagtingin mo sa lahat, pantay lang lagi. Basta wala kang ginagawang hindi maganda. Hindi para gumawa ako sa iyo ng hindi maganda. Mismo. Mm. Meron pa kami pag-uusapan. Kasama natin si OG KB after this break. Let's go. Yo, Cyberspace, Dogbrok here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, Dogbrok Radio, dito sa Dogbrok TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at Dogbrok TV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko, Instagram, TikTok, and Twitter at Dogbrok_. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team Dogbrok TV. Shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Yo, Cyberspace. Kasama pa rin natin si OGKB. Yeah. At nandito tayo sa Dogbrok Radio. This is my podcast series na papanood nyo dito sa Dogbrok TV. Yep. I-tag nyo kami sa lahat ng socials, print screen kayo, picture nyo yung mga TV, laptop nyo, tablet nyo. I-tag nyo kami pag nanonood doon, nakikinig kayo nito. OG, gusto kong itakel mabilis. Kanina na pag-usapan natin yung pag-organize mo ng event. For quite some time, nawala ka sa scene, sa sirkulasyon, sa social media, even on physical events. Nawala ka sa hip-hop. Nawala. For a while. Pagbalik mo, meron ka agad event na inorganize mo rin. Doon ulit sa amin. Doon ulit sa inyo. Yun yung parang welcome back party ko. Yeah. Kwenta mo kami. Kasi, natigil ang pagpapa-event ko sa amin nung time na nanitatago ako dahil sa mga kaso ko noon. Okay. Matagal ako nawala sa amin. So, mula 2010, nagtatago na ako noon. Palipat-lipat ako kung saan-saan na. Kaya hindi na ako napapag... wanted parang ganun? No. Nung time na nawala ako sa hip hop, nakulong talaga ako noon. Okay. Nakulong ako 2014, then lumaya ako 2018. Four years. Saan to? Sa Manila City Jail. Tapos paglaya ko sa Manila City Jail, naggumawa agad ako ng welcome back party ko doon sa lugar namin kasi na-miss ko. Yung pag-e-event. Pero bukod pala doon, nung nakakulong ako, yung mga naiwan ko doon, yung mga kumpari ko, yung mga kagangmate ko, sila yung nagtuloy ng mga event nung wala ko. Na ginawa mo. For the 4 years, meron pa rin. Just wala ka doon. Kumbaga, nandun pa din yung suporta ng mga tropa kahit wala ko doon. Saka yung mga guest artists na doon pa din yung suporta nila kahit wala ko doon. Kasi nasa loob ka. Oo. Tapos, naalala ko na nasa loob ako noon, nagkaroon ng rekta sa kalye sa amin. Sa lugar ninyo? Sa lugar namin. Nasa loob ako noon. Kumbaga, dumating din yung mga tropang artist sumuporta doon. Okay. Oo. Shoutouts kay Dropout Marasigan at sa Rekta sa Kalye. Sinusuyod niyan lahat ng lugar para iparamdam na
may platform na umiikot para sa mga local rappers nila. Isa ako sa ano, sa talagang sinuportahan ng Rigta sa kalye. Grabe yan sila. Sobra talaga. Tapos eto na nung time na nakakulong ako, ang kulit nga eh. Nandun na ako sa loob, di ba? Okay. Hanggang doon nagpa-event ako doon. Wait lang. Pumasok ako 2014. Kailan ka nagpa-event unang-una doon? Siguro 2016 na nung may katungkulan na ako doon. After 2 years, nagpa-event ka agad. Nagpa-event na ako doon, no? Pinapasok ko yung mga tropa doon. Okay. Yan, sila Mike Costa, syempre 187, sila Shemnan, sila Crazy Mix. Kasi ano to eh, sa mga ganito city jail, no, ako aware ako kasi may mga kaibigan akong BJMP. Lumalaki ako, bata ako, mga kaibigan akong police. Meron talaga mga recreational para sa mga tao sa kulungan. Para hindi rin sila masyado maboard at hindi sila makapag-isip ng kung ano mang masama, di ba? Kasi nandoon nga naman sila para magbago ng buhay. At talagang may mga gantong klaseng event. Pero hindi ako nakarinig ng rap event sa kulungan. Kasi nung time na nakulong ako, kilala, mainit ang pangalan ko doon dahil nga sa 187. Oo din, oo. Kumbaga, nung nakulong ako doon, napunta kasi ako, apat kasi ang pangkat doon, Bahala, Sputnik, BCJ, tsaka Komando. Napunta ako sa pangkat ng Komando. Okay, pangkat ng Komando. Kasi, hindi... This is the jail gangs, yung apat na binanggit. Ako, hindi lang ako basta naging Komando dahil uso or ano. Talagang may pinanggalingan. Kasi yung daddy ko, dati rin siyang nakulong. Okay. Umabot siya hanggang isla na kung tawagin na kolonya. Hiwaig kung tawagin. Sa Palawan? Sa Palawan. So, ibig sabihin sentence siya? Oo, nasintensya siya. Okay. So, ang daddy ko is Komando at yung lugar namin, Komando talaga. Kaya, kumbaga yung mga sa Malate, yung mga lumalabas doon, galing sa pangkat ng Komando, yung mga nakalaya na. Sa lugar namin. Kasi pag sinabing Malate, malaki. Mm-hmm. May parte ang Malate ng Bahala na gang. Okay, okay. So, may parte na Komando, may parte na Sputnik, may parte na BCJ. Sa inyo? Sa amin, sa parte namin, Komando kami solid. Okay. Kaya nung nakulong ako, kaya sa Komando ako napunta dahil na rin sa daddy ko at sa lugar namin. So, ang nakakatawang parte, nung unang araw na pumasok na ako ng city jail. Okay. Yung pagbukas ng gate, yung maririnig mo yung bakal, yung... Pagpasok, nasa ano ko ito, ito yung gate, ito, nandito ako sa labas, iba pa yung hangin, iba pa yung dating. Wait lang. Grabe yung kwento na to. Oh. Isipin mo yung nangulungan, ikikwento niya yung first day niya doon. Oh. Okay, OG, go. Oh. Dinadigest ko eh, kasi grabe. Yung balahibo ko, grabe. Kumbaga, salamat sa kwento na to. Kumbaga, sinasariwa ko lang. Yeah. Ito na yung gate. Kasi nakahuli sa akin, sa tundo ko nahuli, sa Tutuban. Okay. Doon pa sila, matropa nun sila, Josh baby. Okay, si okay. Josh. Nahuli ako kasi sa shop namin, sa shop ng 187. Mm-hmm. Sa clothing store namin. Oo. Doon ako nahuli. Ang humuli sa akin si ADG. Oo, okay. Nag-stay lang ako ng 1 week doon din. Nagpabiyahe na ako ng Manila City Jail para mas maano ako doon. Kasi, oo. Mas gusto kong doon na lang ako. Kumbaga UI ka o 1 week ka sa CIDG and then turnover ka nila, ni-request mo sa Manila City Jail since taga Manila ka rin naman at doon yung kaso mo. Pero tutusin, kahit hindi ako magpabiyahe na Manila City Jail, ang gusto nga nila sir noon, mga nakahuli sa akin, doon na lang ako. Kaso iba yung pakiramdam ko noon, parang di ako nakakulong kasi doon eh. Okay sana kung tutusin. Kaso mas pinili ko mapunta ng Manila City Jail kasi nandun yung mga tropa. Ganon, tsaka ano, para mas makaano na ako ng maayos doon. Makagalaw, kumbaga. Hindi, kung usapang galaw, mas makagalaw ako maayos sa CIDG. Pero mas pinili ko lang mapunta na lang doon sa Manila City Jail para at least malapit na rin sa amin. Okay, okay. Dito na yung kinikwento nga, 'di ba, gate? Ah, oo, tama, sa Dalaw, sa pagdalaw din. Okay, gets. 'Di ba, gate? Pagbaba ko ng van, nakapuwasas ako. Titignan ko yung gate, mataas. Mm. Sabi ko, tangina, ito na. Kumbaga, napapanood ko lang. Uh-oh. Tapos ang iniisip ko, paano na ako? Paano yung maiiwan ko, paano yung rap ko, pag-rap ko, paano yung magagawa yung mga gusto ko. Mm-mm. Dahil wala pa akong idea sa loob. Mm-mm. Kung ano magiging buhay ko doon. So pagbukas ng gate, ayun ang tumunod pa. Pagpasok ko, nag-iba yung hangin, nag-iba yung klima, na parang iba yung pwersa ng iba dito. Ah. Oh shit, eto na. Sabi ko, mukhang eto na yung bagong kabanata na ng buhay ko. Tatanggapin ko na maluwag. Di eto na, pagdating ko sa opisina, interview, nag-ano ako. Pagpunta ko na ng Komando sa bahay namin, kung tawagin yun. Pagpunta ko ng bahay. Wait, doon ka kagad? Sa ano na yun? Kinalbong muna ako. Sorry.
after mo mag biometrics mga ganun. Interview. Oo, may mga ano pa yan eh, may medical. Medical. Pagpasok mo diretso ka sa bahay ng komando o paano yun? Hindi di pag may tatak ka na. Ah, okay, gets. Oo nga. So, nakita may tatak ako, nalaman komando ako. Eh mahaba yung buko noon, nahuli ako kasi parang nadidisguise din ako. Oh, nagtatago ka nga eh. So kailangan pag bagong confine ka ron kakalbuin ka muna. Mm-hmm. Ako okay lang kasi dati naman ako ang kalbo. So sabi ko, sige. Sabi ko, okay lang yan. Saan yun? Sorry, hindi bomba yun, ha? Relas mo yata. Hindi, hindi. Okay na. Hindi bomba yun, guys, ha? Hindi, okay. May tututututut. Okay. May tataka na, long hair ka, kasi nga nagdi-disguise ka, OG, and then? Di, kinalbo ko. Okay. Eh, pabor sa akin. Sabi ko, sige, okay lang. Kalbong brutal niya, eh. Papasok na ako sa brigada namin, sa bahay namin. Meron akong kakosero na nakakilala sa akin. Pagkakita niya sa akin, sumigaw siya, welcome home, kalbong brutal. Okay. Siya. First day siya. Yun, ha? Kalugar ko siya, eh. Kaya kilala niya rin ako. Nagulat ngayon yung mga inmate. Na, kasi alam na dadating na si kalbong brutal, eh. Kasi nga, dahil sa 187, eh. Kaya yung pangalan ko dun is ganun. Gulat yung mga tao. Nandiyan ni kalbong brutal. So, ayos lang. Naglalakad lang ako ng normal na ang nasa isip ko lang, nakakulong na ako. Ito na yung magiging buhay ko. Mm-hmm. Ayun na, nung unang araw, pangalawang araw, parang hindi ko naman sinasabi na hindi ko matanggap. Kumbaga, hindi pa ako sanay na bakit nandito ako. Of course. Iba na yung buhay ko. Mm-mm. Doon kasi kailangan sumunod ako, alas 6 ng umaga, kailangan gigising ako, popolin ako kahit inaantok pa ako. Obligado susunod ako doon. Yung polin, yung pagbilang ng mga inmate. Mm-mm. Araw-araw para malaman na kumpleto. Sasabihin mo yung number mo? Mm. Tapos, kapag oras ng kainan, pipila ka. Mga ganun. Para sa rasyon. Oh, ako naman, yung sa oras ng kainan, kasi siyempre may dalaw naman ako. Pero sa kagustuhan ko ma-experience nga, minsan, tinetesting ko din. Oo. Inaano ko din na... Kumbaga niyayakap mo yung yung sitwasyon na yun. Kumbaga kinakap ako yung mga buhay sa loob, kung ano ba yung ginagawa nila. Kinain ko din yung pagkain doon. Mm-hmm. Tinesting ko din. Anong tawag sa pagkain Rancho. Ng preso? Rancho. Pagkain ng preso. Ako, hindi naman ako maate sa pagkain. Kumbaga laban din ako sa lahat. Pero pag talaga yung pagkain mo yung kakainin doon, yung pagkain nila, napakahirap kainin talaga. Napakahirap sigmurahin. Kaya napakaswerte ko ng mga panahon na yan. May pamilya akong sumusuporta sa akin. Kasi nakikita ko yung mga walang dalaw as in. Hirap talaga sila. Kung ano lang yung pagkain na ibibigay sa kanila ng BJMP, ng gobyerno, yun lang. Mm-hmm. Hindi katulad namin, ako kahit paano may dalaw na aabutan ako ng tamang pagkain. Nakakakain ako ng maayos sa madaling salita. Mm-hmm. So, paano yung nakakulong pero nasa malayo yung pamilya? Yun ang mga araw-araw ko minamasid doon na kahit para tumibay yung loob ko, na para maalis sa isip ko na nakakulong ako, na napakamalas ko, nakakulong ako. Yun ang mga ginawa kong inspirasyon na hindi, swerte pa nga akong tutusin eh. Kasi nandyan yung pamilya ko. Uh-oh. Hindi ako kagaya nila. Uh-oh. May natutulugan ako maayos, hindi ako kagaya nila. Uh-oh. Pero siyempre, nakakahabag pag kung ano. Totoo. Bilang tao, di ba? Bilang tao, nakakahabag. So ako nung panahon na yun, bago ako, wala akong magagawa. Eh, hindi ko naman kaya silang pakainin lahat sa dami namin dun. Mahuubusan. Siguro, no? Hindi rin naman din, may proper budget siguro for the prisons. Pero dahil nga lahat din talaga ng kulungan natin dito overpopulated, syempre i-divide yun sa mas marami pang tao. Pala, nung time na nakulong ako, tapos naupo si Pangulong Duterte, nauso yung war on drugs, lumobo yung ron lalo. Maraming nahuli. Oo, lumobo yung populasyon doon. Talaga sobrang dami. Dumami kami doon. Ang city jail, ang alam ko, nasa 2,000 lang ang niyan eh. Ang capacity para sa inmate. Umabot kami ng 6,000 doon. So, wait lang. After two years, naupo si yung current president natin, nandoon ka sa loob, biglang nakita mo yung pagdagsanan. Oo. Lalo kong nakita yung mga nahihirapan. Mas mahirap. Oo, na yun yung pinagpapasalamat ko na kahit nakakulong ako, hindi ako yung kagaya nila. Kumbaga, swerte pa rin ako. Tapos ang iniisip ko na lang, parang hindi ako malungkot, is iniisip ko na lang seaman ako. Ah, nasa barko ako. Hindi ako pwedeng umuwi sa amin. Kasi so homesick lang, kumbaga. Oo, may trabaho ako dito. Kaya yung mga anak ko noon, una hindi pa nila alam na na nakakulong ako. Ang alam nila nasa trabaho lang ako. Ganun. Sa abroad kaya, ka lang. Kaya anong panahon na yun, nung every month kasi may hanap buhay doon yung mga pautang, yung mga ventilador, mga pargela, tinda-tinda ng pagkain. Ang ginagawa ko every month, kumbaga pag may request sila, nagpapadala ako sa nila ganun.
parang inisip ko na Simon nga yung dating Oo. Bilang tatay, gusto mo ba ng chocolate? Yun lang yung mga ginawa ko. May diskarte ka sa loob, may pera ka pa rin para ipambili nun. Oo, yun lang yung mga ginawa kong paraan para tumibay ako sa loob na wag akong maano. So, pag mahina ka, ano ka talaga? Oo, totoo. Pag mahina ang loob mo rin, may nababaliw ganun. Lalo na kapag iniiwan ng asawa, yung sinasabing tumambling sa inmate kasi. Yun ang word, yung tumambling yung asawa mo, iniwan ka na. Kasi nakulong ka na. Oo, nag-asawa na ng iba sa labas, hindi ka na dinadalaw. Yun yung mga madalas pang hinaan ng loob. Oo. Nasisiraan sila. Tinalikuran ng mahal sa buhay, ganun. Nagtatangkang magpakamatay, ganun. So, ito na ngayon, kinikwento ko, naawa sa mga tao, wala pa akong kakayan eh. Hanggang naupo ako sa pinakamataas na pwesto. Anong pinakamataas na pwesto? Na ako yung, kumbaga dito sa labas, parang ako yung chairman sa isang barangay doon. Okay. Doon sa pangkat namin, ako yung naging pinaka-chairman, kung tawagin mayores. Mayores. Pero bago pala ako naging mayores, dumaan muna ako sa pinakamababa. Tapos pataas ako ng pataas hanggang naging vice president ako, hanggang naging president ako. Okay, so nanungkulan ka bilang mababang official, kumbaga sa city, kung sa city. Tanod, parang ganun. Tanod hanggang sa naging kapitan, tapos konsehal ng bayan, bago ka naging mayor. Oo, ganun. Wow. Yun yung nangyari sa akin. In the span of 4 years, inano mo yun? Tsaka napaka, ano ko noon, sa edad ko noon, no, naging mayores ako noon, napakabata ako noon. 28 years old lang ako. Mayores ka, sa loob. So, isipin mo, paano ko i-handle yung isang brigada na 1,000 kami mahigit. Yung mga kakusa kong kasama ko, bukod sa ibang butas, ha. Tapos ang kasama ko ron, matatanda. Sorry, ano yung butas? Kasi iba pang... Sa city jail kasi, 14 dorm yan. Butas ang tawag namin doon. Dorm 1 hanggang dorm 14. So sa butas namin, 13-14 kami, dalawa ang butas namin. Mm-hmm. So nung... Dorm 13 and 14. Okay. So nung nakulong ako doon, hindi pa halo-halo noon eh. Pag bahala ka, bahala ka. Pag komando-komando, ganun lang. May sari-sarili kami mga bahay. Bukod sa kwerna. Sa kwerna doon halo-halo. Nung naupo na si President Duterte, dumating yung warden na si Sir Bantag, siya yung nagpahalo-halo doon. Pinaghiwalay-hiwalay niya yung kunyari. Yung magkakagrupo. Yung ibang kakosa ko, nilagay niya sa bahay ng bahala. Yung ibang bahala, nilagay niya sa amin. Ganun yung ginawa. Ibang Sputnik, nilagay sa sigi. Sa ano? So pinaghalo-halo. Komando, okay. Nung naging mayores na ako, bukod sa 13-14 na hawak ko pa yung ibang butas. Ang dami. Ang dami nakapasan sa balikat ko. Siyempre, pag may nag-away doon dahil sa Karakrus, problema mo yun, sakit ng ulo mo yun, ganun. Oh, pero doon, malimit ang away doon. Kasi kung ako ang tatanungin, mas disiplinado yung mga tao doon. Wait lang. Ini-imagine ko lang eh. Kasi kung naguguluhan yung tao sa Tondo, ano yung city jail ng Manila? Oo. Diba? Pero kung ako, kagaya sinabi ko, kung ako tatanungin, mas disiplinado sa loob kaysa rito sa labas. Kasi example, kunyari nangangalakal yung na kumukuha ng mga basura. Dito hindi naman naiiwasan dito sa malayang lipunan na napagdidripan kasi nga tama. Minsan hindi naman panibantay ng pananaw eh. Mm-hmm. Kapag nangangalakal o magbabasura ang tinatawag na pagtitripan kasi iniisip mababang tao lang. Mm-hmm. Pero pag siya dumalaw siya doon sa loob, dalaw siya doon. Ginto siya doon, bawal siyang banggain, bawal siyang bastusin, bawal siyang hingan ng pera. Bawal, basta dalaw ka. Kahit ano pang katayuan mo sa buhay, basta dalaw ka. Ginto ka dun. Puprotektahan ka ng mga inmate dun. Oo nga. Kapag once na binastos nila yun, yung pinagtripan nila yung dalaw na yun, yung sinasabi ng mga ngalakal, automatic dadapa sila dun. Tatakalan sila dun. Kaya doon, pag dalaw ka. Oh, ganun ka higpit. Kumbaga kung magbibigay ka ng pera, nasa'yo na lang yun sa pagkukusa eh. Totoo. Halimbawa, kasi ako may dinadalaw ako eh dito sa Quezon City Jail. Wala na siya dyan ngayon. Nasa Munti na siya eh. Itong kaibigan ko na to, tuwing pupuntahan ko siya OJ, nakaka-relate lang ako, no? Lahat dyan sa Quezon City may nagbabasketball, may dadaanan ka. Titignan ka lang nila, babatiin ka nila sa mata. Ito yun. Pero hindi sila yung manghihingi. Hindi, bawal. Pag biglang sininanap mo, edi babanggitin ko yung pangalan, tatakboy niya yun. Hingan ka man nila pagkakilala mo lang yung biroan. Oo. Oy, dog, ikaw pala. Pangkain lang. Or kasi nga, pag alam ba, twice or yung tagatawag, may ewan ko anong pangalan na yun, nasa gate. Basta siya yung tatawag kung sino yung dadalawin mo. Gator ba tawag doon? Ang mga nasa gate, gator, spotter, tsaka madas, kulturero. Ayan, ganun. Tapos bibigyan mong 20, sobrang grabe kong magpasalamat pa yun. Ang ano kasi, ang Manila City Jail, old believe, kaya nyo believe yung munting lupa, yung kasi yung old. Okay. Yun yung old. Old believed prison, ang Manila City Jail. Yun wow. Ngayon ko lang laman. Sa lahat ng jail, Manila City Jail ang pinakamalaking city jail. Yung kagaya ng Quezon City na sinasabi mo, kwerna lang namin yun eh. Yung laki nung buong laki yun, kwerna ninyo. Kwerna pa yung 14 butas. Hindi, pera pa. Sa kwerna kasi,
pitong butas yun. Ah, pito ang nasa kwerna. Mm. Tapos yung so, kalahati, yun yung iba't ibang pangkat. Tapos yun sa mga para niya, City Jail, taniman lang namin yun eh. Yung laki ng mga ano nila. Ang laki talaga ng Manila City Jail. Para siyang lumang, ano, lumang village. Okay, okay, okay. Oh, tapos ito na nga, nung naupo ako ng Mayores, 28 years old lang ako. So, iniisip ko, paano ko papatakbuhin to? Wait lang, kung may politics, ito may politics sa loob ng, diba? Ng City Jail. Pinagtagumpayan niya yun. Ganun. Oh, tama yun. Respect. Kasi grabe. Hindi ako basta inupo ng Mayores doon. Oo. In-earn mo siya? Nagkakaroon kasi ng botohan doon. Okay. Nung nagkaroon ng botohan, ako tsaka ang kalabang ko, Batang Tundo, mas binoto ko ng mga tao. Kesa kanya, kaya nung... 1,000 plus kayo, ah? Sa butas namin 600. Kami. 13, 14. Magiging tapos, mayor ka ng isang pangkat, di ba? Oo. Tapos kapag sinama mo yung sa ibang butas, 1,000 mahigit. Oo, oh, 1,000 plus. Nagboboto lahat yun? Boboto lahat yun. And ayun din, yung kasama ko sa 13-14, mga 600 kami. Okay. Tapos dito na, nung naging mayores na ako, yun ang una kong iniisip. Kasi... hindi pwedeng ako yung pinaka-ano dun eh, pinaka-matapang dun dahil ang dami namin dun. Totoo. Iba kami dun eh. Mm. Oo, kaya ang iniisip ko, napaka-bata. May mas mabibigat yung kaso. Kaya nga, napaka-bata ko pa, sabi ko. Paano ko i-handle to sa ganitong sitwasyon? Tapos halo-halo pa kami. Mm-hmm. Nung ako yung naging mayores, wala kaming pondo kahit singgo. Wala kaming pera. Kasi nga, nagamit nung mga una nagdala. Mm-hmm. Tapos di, ano pa ba ang dapat kong gawin? Lagi kong iniisip. Ang una kong iniisip, kailangan di ako maging tayo dito. Kasi mayores ako eh. Mm-mm. Kailangan boses ko yung masusunod dito. Mm-hmm. Regardless yun, kung... yun ang dapat kong panindigan. Yeah. E di, ang una kong ginawa, symbol ang tawag doon, nag-meeting kami. Pa-meeting kami. Kinausap ko naman sila ng maayos. Na, kasi siyempre, hindi maiwasan underestimating kay bata ka pa eh. Mm. Kasama ko doon, 50. 55, 40. Tapos ako, 28. Apat na tatlong taong kang nando doon, yung iba doon, 10 years nang so, nando doon. So, nandun yung ego nila na ba't ako susunod sa'yo, mas matanda ako sa'yo. Mas marami akong alam, mas matagal ako dito. So, nung ako na yung naupo, nakatulong din na malaki yung pagiging OG ko sa labas. Kasi, yung siyempre sa pag-OG kami, sarili kang gang, ikaw din na nagmamanage doon, ikaw din na papatakbo. So, walang tsaka organizer ka na to start with. Okay. Walang pinag-iba na naging mayoris ako. Mm-hmm. Mas marami nga lang yung tao. Mm-hmm. At tsaka, mas matitigas ang ulo, panigurado. Sure. Kaya, sure. Kaya ang una kong tininim sa isip ko, kailangan ko panindigan doon ng mayores ako. Hindi dahil ako yung pinakamatapang, pero dapat boses ko masusunod dito. Mm-hmm, mm-hmm. Din yung patawag ako ng symbol, ganyan. Pinaliwanag ko. Basta, sabi ko, ako mayores ako rito, hindi para samantalahin ko yung pwesto. Pero kailangan susunod kayo sa akin. Ngayon, kung may pagkakamali ako, kahit mayores ako, pwede nyo akong tapikin. Mm-hmm. Mayores, mali na yung ginawa mo. Ganito, ganyan. Yun, nagbunga naman. Hanggang yun nga, yung sinikwento ko sa yung mga walang dalaw, yung mga walang pagkain. So ako ng ama ng pangkat namin, lahat yun ginagawan ko ng paraan para lahat mabigyan yung mga dapat bigyan. Ganun. Tapos dumating na sa punto na pag namamatay, wala kang pamilya, wala nang kukuha sa'yo. Totoo. Wala na. So ang ginagawa ko, bilang ama ng pangkat, sa tulong din ng pondo ng pangkat, kami na nagpapalibing dun. Sinasagot na namin yun. Tapos kapag may nag-aasakit doon na wala ng pamilya, ultimo gamot nun, sinasagot na namin yun. Tapos kung kaya kong pakainin, kung ilan yung mga nagugutom, papakainin natin yun. Sa panunungkulan mo talaga, service din ang inano mo? Oo, ang pinairal ko doon kasi yung pagiging mga tao ko sa mga ano, sa mga kakosa ko. Feeling ko kaya ka rin nanalo kasi naramdaman nila yun doon sa servisyo mo bago ka maging mayores. Kasi bago ako naging mayores, dumana ako sa mga kulturero, sa mga bastonero. Ganun na rin yung ano ko. Yung pag ano ko sa mga kakosa o yung pag-alalay ko sa kanila. So, yung kailan ang election doon, OG? Pag, taon-taon ba? Hindi o? Naman. Kapag lumaya yung mayores or pag natapon na ng Muntinlupa, pag nasintensyahan. Okay. Kasi ako hindi ako nasintensyahan kaya hindi ako umabot ng Muntinlupa. Mm-mm. So, tapos ayun na, yung mayores na ako, talagang pinanindigan. So, hindi siya convicted? Oh, hindi. Acquitted ako. Wala akong record. Wala akong kahit ano. Kumbaga, malinis siya sa NBI. Malinis ako. May police clearance na ako. May clearance ako. As in, malinis na. Kaya yun na rin ang kagandahan ng pagkakakulong ko. Nalinis lahat ng problema ko. Oo. Sige, balikan natin, OG. Pwede mo bang, ano, pwede ba nating, kaalaman din ng maraming makakanood nito, no? Yung, kung maaalala mo pa, yung pagkakasunod-sunod ng mga opisyales sa kulungan. Kasi, syempre, sa hip-hop, na parte yan ng kultura eh, ng hip-hop eh. Actually, kung hahanapin nyo, it's an open secret. Siyempre, nagmula, pinakabatang genre is hip-hop. Pero sa mga, kumbaga, sa mga
jails din sa Amerika. Talagang uso rin ang gang eh. Even before hip-hop, gang talaga, di ba? Siyempre, sa kwentuhan, nababanggit dyan yung, oh, may pinsan ako, nangulungan, ano siya doon. Ano ba yung mga, bukod sa regular inmate ka, yung mga katungkulan? Bago ako naging mayores. Oo. Nung unang nakulong ako doon, ayoko talaga manungkulan talaga. Ayoko nga kasi, gusto ko lagi lang ako nasa kubol. Mm-hmm. So lagi lang ako nasa ano. Pero nung unang dating ko doon, may kumukuha na agad sa escorting kung tawagin. Yung escorting, parang kami yung mga bodyguard ng mayores, kami yung mga bodyguard ng congressman, yung mga jury, mga ganun. Mm-hmm. Hindi pa ako ready noon, hindi ako pumapayag. Hanggang yung naabutan kong mayores yung nakulong ako, siya yung mismong kumuha sa akin. Na, oy Jomer, kailangan mo naman ng ulan. Mag-lecturer ka. Eh pagka mayor yung nagsabi noon. Wala, hindi ka pwedeng umindi. Oo. Kinatok ako, ang lakas, bagbabag. Pagbukas ko, oy tayo, bakit po? Kailangan mo naman ng ulan. Sige po. Lecturer ka. Yun yung una kong katungkulan. Ang lecturer, ang trabaho ng lecturer, kapag may bagong inmate na napasok, ako yung magtuturo sa kanya. Ako yung kakausap sa kanya ng mga dapat niyang gawin. Okay. Ako yung magpapaalala. Orientation. Orientation. Na, ako sa, ito yung bawal dito, ito yung iiwasan mo. Kumbaga, ako yung nag-guide sa kanya. Okay. Pagkatapos kung maging ganun. Para maging maayos yung pananatili niya doon. Okay. Pagkatapos kung maging ganun, naging bastonero ko. Mm-hmm. Ito yung, okay, ano yung bastonero, yun yung parang berdugo ng ano. Yung tunog pa lang, bastonero, nakakatakot na eh. Taga-parusa. Oh, ito to. Ako ang berdugo ng, pagbastonero, yun ang berdugo ng, ano, ng pangkat nyo. Yun yung nagpapalinis. OG, wait lang. Ang galing, no? After mo gi-lecturer, pag di ka sumunod, may ang next mong ano, bastonero. Eh, tinuro ko na sa'yo yan dati. Oh, so, nagbastonero ko. Ako yung nagpapatupad ng kalinisan dun. Mm-hmm. Ako yung nagtatakal kasi sa isang pangkat di lang isang bastonero, marami kami. Okay, syempre. Ang trabaho ng bastonero, tagapagpalinis. Tapos kapag kami nagkakasala, yun yung tagatakal, yung magtatakal. Siya. Mm-hmm. Yun, and then pagkatapos ko maging bastonero, naging ano ko yung pinaka nakatulong sa akin ng husto, yung chief assistant chief kultorero. Kultorero. Yun ang pinaka nakatulong sa akin ng gusto. Noong naging kulturero ko, yun yung mga kumukuha ng mga inmates sa opisina. Example, kunyari, ikaw, bagong confine ka, tapos komando ka. Ako yung mag-a-assist sa'yo sa opisina. Ako yung magkipag-usap sa mga sa mga desk officer. Ako yung magkipag-usap. Sir, kausa namin yan. Okay, oo. Ako yung mag-a-assist sa'yo, ako yung maglilista ng pangalan. Kasi may mga parang trustee yung nakakapasok sa opisina ng mga polis. Ayun, ganun ako. Actually, hindi polis ang tawag sa BJMP, mga BJMP sila. Sorry, hindi polis, BJMP, yung mga yan, mga Officers for Jail and Penology. The BJMP officers, may mga nakakapasok, trustee, tas may mga damit din silang may sulat na trustee. Parang ganun yun. Okay. Tas yun na, di naging, ano na ako, yun yung nakatulong sa'yo kasi. Pag wala akong magawa, lumalabas ako, pupunta ang opisina, lumalabas ako ng bahay namin. Kinakausap ko yung mga officer, yung mga official. Kumbaga, kinikilala ko sila isa-isa. Empleyado ang tawag, di ba? Empleyado. Kinikilala ko sila isa-isa kasi ako yung inuutusan lagi ng mayores. Ako yung nagpapasok. So, kailangan mo, alamin mo kung paano mo i-approach. Ako yung gumagawa ng mga request pag may mga project na ipapapasok. Mm-hmm. Kailangan maipasa ko yun. Wait. Doon pumasok yung pag-o-organize mo. Alam mo kung paano lakarin yung papeles. Okay, game. Yun na. So, di ako gumagawa ng request. Kailangan ganito po. Tapos pipirma ng mayores. Kailangan makumbinsi ko yung... official. Official para mapapasok ko yun. O di nung kulturero na ako, nakakausap ko na sila lahat. Namumukhaan ko na sila lahat. Mm-hmm. Kaya nung naupo na ako ng mayor, pangalawa, vice president yun, yung mayor. Kasi mayores, tas mayor. Naupo na ako ng mayor. Akala ko isa lang yun. Magkaiba pa pala yung mayores sa mayor. Okay. Nung naging mayor ako, doon ko nagamit yung experience ko sa pagiging kulturero ko. Kasi kilala ko na yung mga official. Kilala ko na yung mga BJMP. Tama. So, yun, nandoon pa din yung yung pakikipag-usap ko sa kanila. Sir, mayor na ako. Ito ganyan. Kaya nakakapalagay na kami ng loob kung ano yung mga kailangan ko, i-request ko lang sa kanila. Mas madali na. Hanggang naging mayores na ako. Wow. Tapos yun na, nakakontrol ko na ng maayos. In step by step ko. Nakontrol ko na naman hanggang ako na nagpapa-event na ako dun sa loob. Nire-request ko sa, utos ko lang sa kulturero, ganito gawin mo, ipasa mo kay sir. Sabihin mo ako. Kasi dinaanan mo na. So alam mo kung paano mo siya nahulog. Alam mo kung paano mo siya
tawag dito, ipapatupad. Since nalaman mo nga kung yung bawat dadaanan, step by step. Kaya alam ko yung mga dapat kong kausapin kapag dating sa ganito. Pagdating sa ganyan, mga ganun. Example, yung mga materials, papagandahin yung brigada namin. Alam ko kung sino, alam ko kung sino nilalapitan ko. Mm-hmm. Kapag magpapasok ako ng mga sound system, alam ko kung sino nilalapitan ko. Ganun kasi nga, naging kultura. Nakompleto mo na yung puzzle. Oo. Ayun ang maganda, nakatulong, naka-step by step ako bago ako naging mayores. Sabi nga nila, kailangan mo umakyat muna ng tuktok ng building bago ka tumulong talon. Totoo. Kasi tsaka may pagmamalaki yun dahil talagang hindi siya pagpasok ko, ganun na agad ako, hindi. Pinagdaanan mo, OG. In-earn mo siya? In-earn ko talaga. Tsaka in-experience ko lahat. In-experience ko. Kagaya nung unang pasok ko dun, naglampesa rin ako, naglampaso rin ako ng sig, tas na nagwalis-duwalis din ako. Na kahit hindi ko naman gawin, pwede. Dahil may nanunungkulan akong kumpare dun. Mm-hmm. Sabi niya, ano, pare, hindi. Para bonding na lang sa mga inmate. Tapos yung pagkain din ng inmate, kinakain ko din. Para lang makita nila na hindi ako VIP rito. Kasi iba, unang dating ko doon, parang VIP ako sa kasi nga, may ano kayo, meron kang konting celebrity status . Dahil nga sa rap, sa pagra-rap. Tapos siyempre, galing lang din ako sa ghetto. Hindi, unyong ang gawin VIP. Pare-pare sa ghetto dito. Mismo. Pinapakita ako sa nila. Hanggang naging mayores ako, kunyari umuulan, pinapayungan ako, wag na. Sama-sama tayo mabasa dito. Oo. Ganun. Solid nun. That's so much values. Meron pa kami pag-uusapan after this break. Let's go. Yo, Cyberspace, Dogbrok here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, Dogbrok Radio, dito sa Dogbrok TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at Dogbrok TV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko. Instagram, TikTok, and Twitter at Dogbrok_. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team Dogbrok TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Nandito pa rin kami, Dogbrok Radio. Ako si Dogbrok, kasama natin si OGKB. Grabe, nung naalala ko yung kwento mo na papasok ka na pagbukas ng unang-unang gate. Tapos pagpasok mo, iba yung hangin. Iba, oo. Iba. Nung kwento mo yun, OG, nalaglag yung logo eh. Ibang hangin din yun. ito yung mga pagkakataon na nagpapasalamat ako sa sitwasyon ko nasaan ako, OG. Kasi yung mga gantong klase ng storya, sobrang nakaka-inspire ito eh. Salamat. Dito, nalaman ko na hindi lahat na nangulungan naman talaga. Totoo. Masamang tsaka, uri ng tao hindi eh. Hindi lahat na nakakulong may kasalanan. Totoo yan, no? Totoo. And acquitted. Ibig sabihin, in-acquit ka ng husgado sa kaso na ipiniratang sa'yo. Hindi mo kasalanan yun. Yun ang ibig sabihin nun. So, yeah. OJ, ano pang mga natutuwa? Ito, dumating na tayo sa nakapag-event ka na. Kamusta naman yung first event mo? Ito, pinasok mo yung pinasok sound system. Siyempre, ang daming proseso yan eh. Nung hindi pa ako mayores, mayor pa lang ako. Kinakausap ko yung mayores. Ito yung vice. Ito yung vice. Na mayores, baka sa anniversary natin, pwede tayo magpapasok ng GIS. Tapos maglagay tayo ng sound system dyan, pwede. Kasi nga, sinasound sa loob eh. Yung mga updated pa rin sa loob. Kung ano yung mga uso sa labas na kanta, pinapatutog pa rin dun. Gawa ng mga ano, dalaw na may mga memory noon eh. Yung mga memory yung nilalagay sa ano, parang DVD, ganun. Portable. So yun na yung music, pag plinay doon. Yun yung music, Tapos ito na, sabi ko, Mayores, papuntayin yung mga tropa. Yung mga pinapakinggan din dito. Para naman yung mga ano, yung mga kakusa natin dito matuwa, makita nila yung mga idol nila. Okay. Doon na nagsimula. Pinapunta ko. Yun, mga pumunta na, naalala ko sila Smagla, sila Third Floor, mga pinapunta ko sila Ese, basta puro mob. Yun na, yun yung unang event doon. Tuwan-tuwa sin talaga yung mga ano. Kosa, bukod sa mga kosa pati ibang pangkat, natuwa sila kasi nakita nila. Oo. Ayun nga, di ba nag-organize nga ako dati pa? Uh-oh. So, nung nag-organize ako doon, ganun din. Naglagay ako ng tarpaulin sa gate namin. Yung mga guests ko, mga ganun. Uh-oh. Event na event, ganun. Talagang event na event para lang makita ng ibang pangkat din na, may pa ganito sila. Paano sila? May kantang magaganap. Mm-mm. So, nung ngayon, yung nagpa-event kami, tuwan-tuwa yung mga inmate.
Totoo. Ang hirap lang nun, i-respect ka. I-respect you so much kasi as an event organizer, alam ko kung paano magpa-print ng ticket, paano magpa-print ng tarpaulin. Ikaw, ginagawa mo yun lahat ng nasa loob ka. So, alam mo yun, kada dalaw, tsaka mo sasabihin yung ipapagawa mo. Paano? Meron akong, tropang dumadalaw sa akin, kagangmate ko din, kakausap ko din. Dumadalaw siya sa akin. Siya yung naging parang ano namin dun. Striker ba? Striker yung nauutusan ng pangkat. Mm-hmm. Shoutout nga pala kay Bunso. Si Saliksik ng SNM. Shoutout sa'yo, Tol. Sandalo na malate. Siya yung pinasusuyuan ko palagi na... Kosa, may event dito. Need ko ng tarpaulin na nandun yung mga picture ng mga artista. Trabawin niya. Okay. And then, binibigay mo lang yung detalye. Ayusin niya yun. Ayusin mo. Ngayon, ihatid mo sa gate. Pagkadating sa gate, dun yung utos ang kaning kulturero. Siya kukuha dun. Igawa mo ako ng request na ganito. Yeah. Sabihin mo kay sir sa akin. Kasi alam mo na kung paano yung eksaktong request. Kasi ginagawa mo nga dati. So, minsan, kapag ka mabigat yung request, ako na mismo bumababa. Ako na yung pumunta sa opisina. Sir, may plano kasi. Pumayag naman yung mayores ko. So, ganito, may plano kaming ganito, ganyan. Event party namin. So, ayun. Yun yung una, successful. Wow. Nung ako na yung naging mayores, mas maganda na. Okay. Mas maganda na yung event kasi ako na yung mayores. Ako na yung mismong nag-organize ng buo. Nagpapasok ako ng sound system, ng mga ilaw. Ang mga artist ko nun, madami na. Hindi lang 187. Nandiyan na mga flip-top artist. MC. Sila Shernan. Si Liljan, rest in peace. Kay kapatid na Liljan. Rest in peace. Sila Crazy Mix yan basa. Tapos 187. Tapos si may guest ako na boxer doon. Ngayon, sikat siya ngayon. Si Cuadro Alas. Si Cuadro Alas. Yung boxer. Ngayon, yung champion niya. Si Casimiro. Naging guest ko siya doon. Kasama siya nila Uncle Blaze and Kane. Okay. Nandun okay. din sila. Tapos, siyempre, kuro lalaki. Star-studded sa loob, ha? Event yun sa loob. Hip-hop event sa loob. Kasi pero parang concert yun nangyari. Tapos, siyempre, puro lalaki doon eh. Puro lalaki kami. Makakita man kami ng dalaw doon. Yung mga asawa lang namin. Totoo. So, wala kaming ibang nakikita talaga. Mm-hmm. Tsaka wala kaming nakikitang naka-short, sando, bawal, t-shirt, pantalon lang ang babae doon. So talagang hindi kami nakakakita ng mga ng mga ibang babae, mga sexy kung sa madaling sabi. So katuwaan lang, anniversary naman, ni-request ko. Nagpapasok din ako ng dancer doon. Okay. Oh, yun yung mga kaibigan ko, mga pasty girls, mga ledge dancer sila. Oo. Nasasayaw sila ron. Pero hindi naman talagang hubutubad na tupis. Hindi. Siyempre, cycling. Tapos medyo parang nakabrag. Medyo revealing lang. Na hindi parang nakasanayan. Parang mas matuwa yung mga... Oo naman, di ba? Siyempre, lalaki. Nakakataas ang yan eh. Pero nung binuo ko na parang concert, kinakausap ko yung mga inmate. May bisita tayo. Ayoko na mapapaya ako. Ayoko na may mangyari sa kanila, lalo na yung mga babae. Baka may ilang sa atin. Kung makikita nyo sila nandyan, alalayan nyo, ipakita nyo sa kanila kung paano tayo respeto mga inmate dito. Kasi hindi naman lahat pare-pares ng tingin sa inmate eh. Totoo. Lalo na sa mga pelikula, minsan pinasasama nila yung presyo doon na nakakapatayin na gano'n eh. Which is hindi naman talaga totoo yun eh. Basta once nakakausa ka doon, kahit ano pang kaso mo, basta nakakausa ka. Hindi ka paraning doon. So ito na, nabuo na yung event. Sa sobrang saya, pati yung mga BJMP sumali na sa mga namin. Nanood na rin. Nanood na, masali na sa mga sa mga palaro. Okay. Asin, talaga naging peaceful din talaga. Peaceful. Tapos in-invite ko yung ibang pangkat. Sige, pasok kayo, manood kayo dito. Okay. Kasi ang apat kami mayores dun. Yung sa queer na may mayores dun eh, pero iba kasing queer na sa pangkat eh. Oo, totoo. Yung apat na mayores dun, in-invite ko sila, punta kayo dun sa ko? Sa brigada ko. Inom kasi, toba, hindi naman natin nililim. May toba kasi dati dun. And then, mga pagkain, kagaya ng mga lechon, mga ng mga naghahanda sa pondo ng pangkat yon. Naghahanda kami doon, nagpapakatay kami ng baka, nagpapakatay kami ng baboy para pangkain ng pangkalatan yon. Pag may Muslim, kanila yung kambing, kanila yung manok. Ganun. Tapos yun, talagang organisado na pala, akala mo talaga concert. May stage kami, may mga speaker, may tamang lights and sounds. Siyempre, dahil may experience na rin ako sa pag-organize, ako na yung nag-host. Ako yung nag-ayos ng nila. Ng sequence, kung pagkakasunod-sunod. Wow. Ganun. Tapos, nagkatuwaan din, nagkaroon kami ng palaro doon na yung mga inmate na may mga bail, yung mga mabababang kaso. Snatching, mga ganun lang.
public scandal, mga ano. Hindi lang. Naman yun nilalang lang, no? Kasi si OG, nung hindi pa siya, I mean, nung hindi pa siya na, nung hindi pa tapos yung kaso niya, hindi pa siya na-acquit, yung kaso niya is no bail. No bail. Kaya niya siya, sinabi na mas mababang, ano, kumbaga. Kumbaga, yung, ang palaro ko kasi nun, kung sino yung may bail, ilista yung pangalan sa maliit na papel. Okay. So, wala silang idea kung bakit ko yung ginawa. Oo, so listahan basta, sila. Ang kulturero, lista mo lahat na may mga bail. Mm-hmm. Nung event namin, bubunutin. Mm-hmm. Yung tatlong mabubunot, kung sino yung mabubunot, papiansahan ko. Wow. Wow. Ganon. Ganon yung ginawa ko. Kasi yung tatlong nabunot ko, hindi nagpapiansa. Ayaw, mas gusto sa loob. Hindi, mas pinili na lang din nilang yung ipapampiansa ko sana ibigay nila sa magulang nila. Which is maganda. Tapos bubunuin na lang nila. Oo, kasi nga mabababa. Yung mga nabunot, lalaya na rin sila. Ah, oo. Okay. So okay. Natuwa naman ako, ba maganda. Binigay pa sa pamilya. Pumunta yung nanay nila. Kung magkano yung bail ng anak nyo po, ayun po yung ibibigay ko sa inyo. Wow. Binigay ko sa mga magulang. Sana nasa kanila na kung anong plano nila. Mm-hmm. Pero talaga nangyari yun. Saksi yung mga kasamaan ko doon. Ganun. Parang na... Katawa naman nila. Yun. Katawa naman yun. Kung baga bakit pinalista, ayun pala ang plano. Mm-hmm. Kasi hindi rin sila lumabas. Hindi, bigay mo na lang po may oras sa magulang namin. O binigay ko naman. Na... hindi naman din siguro ano no. Tago, may mga kaibigan ako nung hulungan at isa rin sila sa pinaka nirerespeto ko and every time na meron akong problema sa mga sa kung ano-anong bagay, yung mga dating nang hulungan at yung mga nasa hulungan. Pag na-contact ko sila, na alba may dadalaw, may papasabi ako ganun, tas yung ipapasabi pabalik. Iba yung ano eh, iba yung gasolina kapag pagod ka na dito sa labas. Tapos ang magmo-motivate sa iyo yung nasa loob. Iba yung feeling noon, OG. And ako I respect you a lot kasi bukod nga sa nalaman ko ngayon na nanungkulan ka, ito yung mga ginawa mo nung nanunungkulan ka, kung paano ka nahuli off the record na pag-usapan natin. It's really nice to know na yun yung parang dead end eh. Pero binigay mo lang, sige, kung anong-ano, tatanggapin ko ng maluwag. Iba yun eh. Kasi para sa mga nanonood ng pinanghihinaan ng loob, I mean, you don't have to be a wanted person. Pero maraming problemang mas mabigat pa, kaya kayo kaya nyo yan. Tsaka ang maganda pa dun, yung pagkakakulong ko, yung as in yung pagkakakulong ko kung bakit ako nakulong, hindi ko talaga yung kasalanan, ayun ang maganda dun eh. Hindi ko naman sinasabing wala akong kasalanan, wala akong naging... Totoo. Ano, kaso. Kasi, nung panahon na yun, sa tuwing magkakakaso ako, hindi ako nakukulong ng ganun. Kumbaga, nalalagpasan ko agad, nagagawa ng paraan. Kumbaga, may daddy ko, ganun. May bail. Kuya ko, oo, naka-ano ko. So, dumating sa point na nagkaroon ng isang matinding kaso nangyari sa lugar namin, nadawit yung pangalan ko kasi nga ako yung leader doon. So, nagkataon na yung complainant doon is may kaya din yung family. Hindi sila tumatanggap ng areglo. So wala talaga ako sa kaso na yun. Ang may kaso nun yung pinsan ko tsaka yung ibang kumpare ko na parang nadamay na ako dun. Dahil you're leading the... So dahil ako yung leader dun, ako yung OG dun. Sasamahan ko na kayo hanggang dyan. Hindi ko na kayo iiwan. Pinanindigan mo pa rin, no? Hindi ko kayo pwedeng ituro. Kahit anong mangyari. Hanggang papunta na tayo sa loob. Napunta kami sa loob. Magkakasama kami. Anim kami magkakasunto. Pero yung dinadala kong kaso nun dun, hindi ko yung kasalanan talaga. Tapos, lumabas na lang yung mga ano ko, yung mga pending case ko. Mga lumang kaso ko lumabas. Hanggang nagpatong-patong na yung kaso ko. Tapos, yun lang inisip ko na siguro panahon na para pagbayaran ko na yung mga dati kong kasalanan kahit hindi ko kasalanan yung pagkakahuli ko. Tsaka, nagpapasalamat din ako na nakulong ako. Kasi noong time na bagong upo si Pangulong Duterte natin, di ba? Yung mga tukhang, sobrang dami. Kung nasa labas ka nun, baka... Ayun nga ang iniisip ko, siguro kung nasa labas ako... Yung pangalan mo nando dun kahit wala, no? Lalo na kasi number one ako nun. Number one most wanted ako nun sa CIDG. Pero hindi na. Drugs ang kaso mo, ha? Hindi, wala akong naging kaso drugs. Wala. Very good, very good. Simulat sa pool na nagkaroon ako ng mga kaso, hindi ako nagkakaso ng drugs. Okay. Tapos yun na. Nagpasalamat din ako na okay pala, na nakulong ako. Niligtas niyo pa ako. Pasalamat pa ako sa Diyos. Salamat po kasi pinahingan niyo muna ako. Kasi kung nasa labas ako, baka na nasa ako. Loob ka ng crosshair, di ba? Oo, kasi hindi natin masasabi. Number one kasi ako noon sa CIDG, humuli sa akin. Noong nahuli nga ako sa CIDG, ito pa, may share ko lang. Yung nahuli ako sa CIDG, yung pinagkulungan ko, kung saan nakulong si Dennis Corneo.
Okay. Yung higaan niya, higaan ko. Kaso hindi kami nag-abot 3 days, nakapagpiyansa na siya, nakabay na siya, dumating ako. Okay, sa okay. Sa CTJ ako nakulong. Tapos hanggang yun na nadala na nga ako sa city jail. Ang daming ipinatong sa akin na hindi ko kasalanan, kagaya ng mga suicide bombing. Pwede ka magiging suicide bomber? Kaya nga eh. Kasi nung nahuli ako sa CIDG, dinala ako sa parang kwartong maliit. Meron silang chart doon. Galicia Group nakalagay. Tapos picture ko malaki. Galicia Group, ikaw ang puno, ikaw ang ulo. Kasi apelido ko Galicia. Mm. Picture ko, tapos picture ng kung sino-sino hanggang papiramid. Di ko kilala. May mga Muslim, may mga Bombay. Ang mga binabato nga sa aking karanap, suicide bomber. Kidnap. Oh, pati yung pinatay na pulis ang Quirino sa akin, ikinakaso kasi nga parang inipit ako ng inipit. Oo. Yung nangyari. Kaya sabi ko, pwede naman. Ganun sabi ko, sir, Galicia Group. Apelido yan, family yan, sir. Hindi yung grupo. Hindi ko pinagkakailang may mga kaso ko kagaya ng ibang papel na lumabas. Inamin ko, akin yan. Pangalan ko yan. Pero yung iba, sir, hindi. Mm-hmm. Kaya ngayon yung pinagpapasalamat ko, yung sa tindi ng pinatong na kaso sa akin nun, kung hindi ako nakulong, baka patay na rin ako siguro. Oo din. Kasi wala naman silang ano na inaasunto mo yun eh. Kumbaga hinaharap mo yun eh. Oo. Basta may kaso ka, di ba? Oo, kaya swerte. Kaya nung paglabas ko, sabi ko, wala nang dahilan para maging ano pa ako. Mm-hmm. Isa na lang ang siga ngayon, sabi ko, yung batas na lang. Oo. Tsaka pagod na rin ako nun. Kasi ang tagal ko nagtago, sobra. Yun din yung mga dahilan kung ba't di ko nakasama ng matagal yung mga anak ko nun. Kasi nga sa pagtatago ko. Mm-mm. Kaya nung lumabas ako, wala na akong kahit anong kaso. Ba't sasayangin ko pa? Ba't dudumihan ko pa? Doon ka na nag-spend ng more time sa pag-ano? Doon na. Tsaka binitbit ko yung mga aral na natutunan ko sa loob. Kung paano... Speaking of aral, OG, I want to know, mga aral na talagang bitbit mo hanggang ngayon at talagang in-earn mo, I mean, nalaman mo, natutunan mo sa loob na pwede natin ibahagi sa mga nanonood na kikinig. Sa akin, ang una kong inaral sa loob, yung pagtitimpi. Unang-unang-unang, lagi nyo nga yung pagtitimpi. Tsaka kung mas nakakaunawa ka, unawain mo na lang sila. Lalo't kung alam mo naman sa sarili mong wala kang dapat pampatunayan. Kasi, kaya ako sinabi yung pagtitimpi. Yun yung magliligtas sa'yo pag nasa loob ka, at ganun din sa labas. Mm-hmm. Kasi doon, sa loob, pag hindi ka marunong mag-control ng galit mo, makakasakit ka ng akusa mo, mapapaway ka, matatakalan ka, masasaktan ka. Mm-hmm. Eh sa loob, pag tinakalan ka, kaihiyan. Oh, okay. So ako, yung pangalan ko, hindi ko hinayaan na maging... Na magkaroon ng kahihiyan. Oo, kasi so para sa akin, yung pangalan ko kasi, yun yung pinakamatibay na pamana sa akin ng mga magulang ko na hanggang kamatayin, dadali natin, lalagay sa lapidin. Totoo. Yung totoo. Pera, hindi natin yan madadala. Totoo. May iiwan sa pamilya. Mm-hmm. Pero yung pangalan, bit-bit natin yan. Mm-hmm. Kaya yung pangalan na pinakamahalagang regalo sa akin, pinamana sa akin ng mga magulang ko, hindi ko hinayaan na masira. Hindi ako natakalan kahit isa. Wow. Kaya pagtitimpi ang pinakamahalaga sa lahat, lalo na sa mga mapupusok na bata. Madaling maging makulit pero mahirap panindigan. Wow. Madaling maging maulit pero mahirap panindigan. Oo. Madali. Madali nga, lalo na ngayon sa social media. Alam naman natin 'yan. Totoo. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing ako yung pinaka, lagi ko naman sinabi sa kanta ko rin, hindi ako yung pinaka, wala naman pinaka dito. Pero hangga't maaari na lawakan na lang natin yung unawa natin tsaka magtimpi tayo palagi kung mababaw na dahilan lang. Talagang pairalin yung pag-intindi sa iba. Oo. No? Maging bigger person. Alam ko naman na dadating sa puntong mapupuno ka na. Di ba? Parang pakiramdam mo na abuso ka na. Dadating sa point na gano'n. Mm-hmm. Pero hanggat maaari, kung kaya mo silang unawain, unawain mo na lang sila. Huwag ka lang nila sasaktan siya. Pagtitimpe. Ano pa yung iba, OG? Ha? Na pwedeng lesson? Kapag may konting problema, daanin na lang sa diplomasya. Diplomasya? Pag-uusap? Pag-uusap. Magkasundo? Kung hindi mo kuwa sa pag-uusap, wala na tayong magagawa dun. Mm. Diba? Pero hanggat kaya naman daanin sa pag-uusap, mag-uusap na lang. Kasi ayun nga, kagaya nga ng sinabi ko, yung kapag mainit ka, galit ka, hindi mo kinontrol yung pasensya mo, nakapatay ka, nakadisgrasya ka. Pagtapos nun, mga ilang seconds nang mamimasmasan ka, puta, ba't ko yung ginawa? Totoo. Diba? Kaya nga may salitang nasa huli ang pagsisisi. Diba? Dahil lang nagpa-control ka sa emosyon, no? Oh, nasa huli yung pagsisisi. Eh, ba't mo pa kailangan tignan sa huli yung pagsisisi kung sa una pa lang kaya mo na mag-control? Yung una na lang yung tignan mo, wag na yung huli. Ganun na lang. Wow. Wow. Ganun na lang. OJKB dropping bombs. Guys, napapataas yung kamay ng mga kasama natin dito. Okay. Proceed tayo. I'm done with the face na I respect you a lot because of it, OJKB. Puntahan natin itong mga gusto ko naman towards pagtapos mo. Nung ito, gumawa ka na ng Welcome Back OGKB, may event na ulit. Ano naman yung
naging buhay mo? Kasi syempre, you've been mapusok, napunta ka sa rap, 'di ba? Gangster rap, pinanindigan mo 'yon, nag-lead ka ng hood, 'di ba? Tapos nangulungan ka for 4 years. Nanungkulan ka doon. Paglabas, ano naman yung naging adventure mo, bagong ano ng buhay mo, bagong chapter? Pagkalabas ko, ang una kong tinatak sa sarili ko, hindi na ako babalik doon. Okay. Yun ang una. Mm-hmm. So, nung mga panahong kapusukan, sanay ako sa easy money. Mm-hmm. Totoo. Oo. Napakadaling kunin yung pera noon, pero sa hindi magandang paraan. Oo. So, nung nakulong ako, yun nga pa nga ako, hindi na ako makukulong. Mm-hmm. Paglaya ako, ang una ko munang ginawa is yung welcome back party. Okay. Para makita ko yung mga tropa. Tama. At para lang... Technically gathering na rin. Para lang din ma-ano ulit ng lugar ko na nandito na ako. Oo, tama. So, no, yun. Ang mga naging ano ko noon, naging project ko noon, paglaya ko, nagpa-event ako doon. Tapos, marami kasing deboto ng Nazareno sa amin, Black Nazareno. Mm-hmm. Kaya po? Kumuha ko noon ng Black Nazareno, nilagay ko sa barangay namin. Okay. Na hindi ko inaakong akin yun sa amin yun. Mm-hmm. Hindi ko binubuhat na ako naglagay niyan, ako hindi. Oh. Lagi ko sinasabi sa barangay namin, hindi yan sa akin, sa atin lahat yan. Kasi mga deboto. Kasi ako, katoliko kasi ako. Mm-mm. Deboto ka rin. Tapos, yung pagpapasalamat ko sa mga senior citizens sa amin. Mm-hmm. Nagbigay kami ng mga food packs, mga pagkain para sa mga senior citizens. Tapos yun. Hanggang, siyempre, lumabas ako, wala akong trabaho, walang kahit ano. Nag-hustle na ako. Sa mm-hmm. tamang paraan. Okay. Andiyan na yung nag-ano ako ng clothing. Okay. Tapos, nagbebenta ako ng mga chinelas, ng mga lakos nun. Mga una kong business, sapatos, resell. Basta, doon ka muna, nagparolyo ng pera. Oh, basta, sa tamang paraan basta na. Basta sa tamang paraan na. Sabi ko, di baling maliit yung kita, basta hindi na ako kailangan makulong. Mm-hmm. Ayoko na ng mga kahit anong illegal. Ayoko na, wala na sa akin yan. Mm-hmm. Tapos, hanggang, eto na, dumating naman tayo siyempre sa pandemic. Hindi naman palaging malakas ang natin. Totoo. Diba? Totoo. Lahat sa pool. Lahat sa pool. Kahit mas malalaking negosyante, totoo. Dapa. Oh, so, hindi open ang hinahanan loob. Pag dinamdam ko pa rin yun, baka lalo lang akong maano. Or baka bumalik ka pa sa maling gawain. Sabi ko, hindi ako papayag gagawa ko ng paraan. Yun, hassle pa rin. Kahit ginagawa akong paraan. Para lang yung mga, print tayo sa Facebook, di ba? Pati yung mga print ko. Lahat ng hassle, kahit maliit kinikita ko. Mm-hmm. Basta ipinopost yun, basta magkaroon lang. Basta mapanindigan ko lang na hindi na ako gagawa ng hindi maganda. Kasi parang babaliin ko yung salita ko pag tinalikuran ko. Tsaka yung sarili mo, lulokohin mo eh. Oo, lulokohin yung sarili. Parang kinain ko yung sariling tayo ko. Siyempre, hindi ko yung gagawin. Mm-hmm. Tapos ito na, pandemic, sa tulong ng Diyos din siguro, salamat, nagkaroon ako ng sarili kong clothing shop. Ngayon, active yung bigasa namin. Oh yeah, nakikita ko nga. Tapos yung mineral water station, yung shoutout sa Jay's Alkaline. Grabe yung mga negosyo mo, mga kailangan ng tao, bigas at tubig. Pero yung sa yung sa negosyo ng tubig ng Jay's Alkaline, sa doon lang yun nilagay sa lugar namin, pero yun sa pamilya ng asawa ko, sa kapatid niya na nasa States. Okay. So ako lang yung pumangalan kasi ako yung nandun. Then ang itinutulong sa kanya, ako yung nakikipag-usap sa mga tao, yung mga project ng mga building, yung mga ganun. Mm-hmm. Ako yung nakikipag-bid doon. Ah, okay. Para makuha mo yung supply. Yun ang tulong ko sa kanya kasi malaki rin ang tulong sa akin ng kapatid ng asawa ko tsaka ng family nila. Okay. Pero yung bigasan, tapos yung shop ko na clothing line, tapos may vape shop na din ako. Yun, sa mga susunod na nagpaplano ako ng mga pagkain. Grabe, OG, no? I mean, may mga tao na after mangulungan, minsan nahahanap nila yung buhay na mas madali sa kulungan kaysa sa labas. May mga ganun. Oo, totoo naman. Pero ikaw, gawa nga rin na may pamilya ka, may mga anak ka, meron kang kuya. Talagang after nun, after mo ma-acquit, after mo makalabas, tinaga mo sa sarili mo na hindi ka na babalik doon. Hindi na. At kahit sa maliit na paraan na dati sanay, sabi mo nga, sanay ka sa malaking, mabilis na pera. Ngayon kahit barya, pumapasok, niyayakap mo. Tsaka pas nararamdaman ko talaga na na lalaki talaga ako. Na, kasi pinaghihirapan patas. Ko na. Patas na, pinaghihirapan ko na. Na kahit minsan, nung pandemic kasi nalubog din sa utang. Mga lahat tayo. Lahat. Ayun.
talagang kahit anong mangyari. Pag mabait ka, mahirap, mabigat din sa pakiramdam na may lalapit sa'yo tapos hindi ka makatulong. Oh, mahirap din yun eh. Oo, totoo. Mabigat kasi, yun eh. Nangyayari nga sa akin nung pandemic, kasi sa dami ko na natulungan sa loob, yung iba lumalapit pa ng tulong sa akin eh, hindi na ako mayor eh, syempre. Mm, totoo. Siyempre, lagi nyo sinasabi, pag nakagawa na lang tayo ng paraan, tutulungan ko kayo. Pero siyempre, sa ngayon, pare-pares natin kailangan ng tulong. Mm-mm. One time nga, yung sa barangay namin, maraming nangailangan ng tulong dun. Hindi ko kaya ng ako lang. Tumulong, lumapit ako sa mga kapwa-artist. Mm-hmm. Humingi ako ng tulong sa kanila para masupplyan yung mga barangay ko na as in walang-wala lang. Mm-hmm. Yung walang-wala kasi sa... So, para lang magkaayuda sa barangay kumbaga. Namin hindi pan, sa barangay namin hindi naman pantay-pantay may mayaman, may wala. Mm. Kahit sabi mo nagbibigay ng ayuda si Yorme, kapos pa rin sa mga wala talaga. Mm-mm. So yun ang tinarget ko, yung mga wala. Nilapitan ko tulong yung mga kapwa artist. Pinasasalamatan ko ulit sila Mark Maglasang, si Bustoyo, sila Master. Basta lahat ng mga tropang... Mga tropa artist, tsaka mga nasa, ano, nasa clothing. Mm, tsaka yun pala, isa sa ginagamit ko na ano na makatulong kahit sa maliit na paraan, sa tulong nga din ng mga artist. Nagpapa-event kami ng Poracos, yung mga batang kailangan ng operasyon. At sa tulong naman ng ibang tropa na artist, pag in-invite ko sila, nilalatag ko yung plano ganito para dito mapupunta, bumababa sila. Ang galing lang din kasi pwede mo naman pirahin yun eh. Pero hindi mo doon dinadaan. Hindi. OG, I respect a lot yung tono tsaka yung pakiramdam tsaka yung mismong kwento na kahit hindi niya sabihin, gusto niya lang makatulong. Hindi lumabas sa bibig niya yun. No? Gusto niya, pero yun yung ginagawa niya. Tulong. Grabe yun. Kailangan kasi. Ay, kung yun lang ang kaya nating itulong, bakit hindi pa natin? Diba, hindi yung mga tattoo na yan ang magde-define sa'yo eh. Oh. Yung ginagawa mo eh. Mm. Wow. Saka, maganda yung respetong balik. Kumbaga, na-appreciate nilang ginagawa namin. Barangay namin, bukod sa barangay namin, minsan sa hip-hop community, yung iba. Totoo. Nasa circle na. Sabi ko nga sa'yo, iba yung respeto eh. Pag nandiyan ka eh. Kasi ang sa akin lang, kuhain mo sila sa hiya, huwag sa takot eh. Ayun yung sa akin. Diba? Oo. May nirerespeto kanila hindi dahil sa takot sila sa iyo. Nirerespeto kanila kasi nahihiya silang masira sa iyo, kaya nga kuhain mo sila sa hiya. Yeah. Huwag sa takot. Kasi yung mga 'yan, pinapanindigan din nila yung mga pangalan nila eh. Bit-bit din nila yung mga pangalan nila at ayaw din nilang madungisan 'yan para sa iyo. Mas gusto kong na-respetuhin o kilalanin ako sa ganun. Na nahihiya silang gumawa kasi nga wala naman akong pinaitang masama sa kanila. Mas gusto ko yung isa yung sabi na ni respeto namin si KB kasi natatakot kami diyan, di ganoon. Wala. Ayaw mo nang manggaling sa takot. Oh, walang mas ganun. Magandang galing sa iyo. Walang ganoon kasi para sa akin pare-pares din tayong tao. Kahit sabi mong first year o 15 years old, pwede akong patayin na nakatalikod ako eh. Lahat naman kayang gawin 'yun. Totoo. Kaya hindi ako nang underestimate ng tao. Totoo. Ako aano lang ako pag may umano sa akin, 'yun lang 'yun sa akin. Okay. That's very very interesting and I respect that a lot. And OG, I'd like to ask now that pandemic. Tumutula ka, nakikita ko yung gumagalaw ka eh. Gusto ko tanong sa iyo kung ano naman yung tingin mo sa hip hop today. Pero bago ka sumagot, break muna tayo. Yeah. Wait lang. break lang. Yo, Cyberspace Dog Brock here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, Dog Brock Radio dito sa Dog Brock TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at DogBrockTV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko, Instagram, TikTok, and Twitter at DogBrock_. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team Dog Brock TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Yo Cyberspace, kasama pa rin natin OG KB, yeah. Kalbong Brutal ng Mob. Syempre, OG sobrang ano 'yun, sobrang first time yon sa 450 plus episodes na ginawa ko na merong nangulungan at kwento yung halos alam mo yon yung experiences, yung karanasan at yung mga lessons talaga na guys, yung pagtitimpi at saka yung daanin sa diplomasya, yung values nung kahit sino,
kaya akong patayin ang nakatalikod, kaya pantay-pantay ako kung tumingin sa tao, na wala akong gagawin, basta walang gagawin sa akin. Guys, yun yung values na maririnig lang natin sa taong nangulungan din talaga, na bit-bit niya yun, at bago niya natutunan yun, kailangan niyang mapunta doon. So, grabe. Ako, thank you, sa pagkakataon din, OGKB, dahil sinabi mo yun, sobrang appreciate ko yun. OGKB, I'd like to ask, syempre, ikaw, being part of hip-hop, alam naman natin, mga kaibigan mo, hitmakers, mga nakakasama mo sa songs, talagang malalakas. Sobra. At natutuwa ako dahil pag nag-hop ka sa gangsta rap na song, eh, ando dun pa rin yung signature mo, mga letrahan eh. Oo, talagang dun lang ako naka-ano talaga. Oo, and alam mo yung lane mo, at talagang maganda yung ganun. Pero overall, hip-hop, kasi kaibigan mo rin naman mga taga-XB, di ba? Kaibigan mo rin naman iba't iba pang grupo, iba-ibang tunog. In hip-hop overall, balik tayo sa hip-hop, anong ang tingin mong pupuntahan itong nung kultura natin na to? Ngayon? Yeah. Tingin ko mas mataas pa. Matapos na itong problema ng bansa natin ngayon. Mm-hmm. Actually, pataas na nga tayo ng gusto dapat eh. Yung unang-una, sa ano lang eh, yung mga flip-top festival, yung Calicon nyo. Sobrang paano na tayo. Hindi sa pag-ano, ako lang sa pag-observe ko lang, hindi sa pag-ano, sa sobrang lakas ng hip-hop, sa Wishbus, parang mga rap ng ano doon. Hip-hop na ang madalas, no? Mas madalas doon, tsaka ang tataas ng views, lalo na yung totoo. Mga nakaka-proud. Ang tagumpay kasi ng hip-hop, tagumpay natin lahat. Lahat ng nag-aambag dito. Isipin mo, pag sumampa ang XB doon, grabe. Diba? Laging trending, laging sobra. Viral. Tapos iba-iba pang mga artist. Tsaka ano na, kung saan na kinukuha yung mga hip-hop ngayon, yung mga iba artista na, si Smuglas, di ba? Oo, nasa mga teleserye. Oo, tingin ko mas mapupunta pa sa pinakataas matapos ang problema ng bansa natin. Tsaka kung makukuha sa pagtutulungan lalo, magkakaisa tayo. Iba na ang hip-hop ngayon. Nas nakaka-proud, OG, na pinanindigan mo siya, no? Na yun yung pinili mong kultura at niyakap mong kultura dati, no? Sobra. Kasi may napuntahan ngayon. Meron talaga. At ang sarap lang din na makikita mo na lahat ng yung mga kakilala mo may nangyayari sa buhay nila dahil lang din sa pagiging hip-hop. Either nagtutulak ng damit or kumikita sa YouTube, sa YouTube. Sa Spotify. Sa pagra-rap lang overall. Wala mang contest, wala mang events, wala mang masyadong gigs. Pero kahit papano nakakakain dahil sa ginagawa nila. Kaya saludo ako sa mga hip-hop na survivor hanggang ngayon. Yun talaga survivor, ang tunay na survivor, no? Ito. Lalo sa dami ng pagsistereotype dati, yung huhusgahan yung itsura mo, totoo, yung pananamit mo. Tsaka dati kasi ang rapper noon eh, parang ano, nakaka-open minsan yung mga matatanda na pag sa mga inuman, yung yo-yo-yo-yo. Yes. Sige nga, rap ka nga, yo-yo, ganun eh. Parang nakaka-open kapag ka talagang ano mo. Talaga nasa puso mo. Art siya sa'yo. Craft siya sa'yo. Artist yung touring mo sa sarili mo. Ganun ang tingin eh. Parang lahat baduy. Parang ganun talaga ang hip-hop. No? Ang rap, ang rap parang hindi pinapansin. May days pa yan ang tawag sa lahat ng hip-hop manamit. Jejemon. Jejemon. Diba? Ngayon, pag sinabing hip-hop ngayon, tas lahat ng music, puro quality na. Sobrang tindi na. Totoo, diba? Mga music video din, OG. Ang lalakas na. Oo, mga music. Kaya nga napakasarap maging hip-hop. Ngayon, lahat pwede na natin gawin. Tsaka talagang may mga pambato na tayong pang international pwede na sumampa. Totoo. Ako hindi sa pag-ano, sa hip-hop lang ngayon, sariling sikap natin ako nakakita ng quality music video talaga. Oo, di ba? Hindi ako nakakita sa mga ano, sa ibang genre. Hindi, sa ibang genre. Ibig sabihin, yung noon, yung mga music video nung mga gawa ng mga kumpanya, mga ganun. Ngayon, ano na, ta-sponsored pa tayo, di ba? May mga kumpanya, may mga organisasyon na nagtitiwala at nagbibigay ng pera para maponduhan ng isang hip-hop song. Saka lalo, mas lalo na tayo nagiging, ano, unique, nagiging high-tech na tayo masyado. Galing, ganda. Ano na, nakakasabay na sa technology. Pati yung quality nga, kasi ang dami na rin magagaling na producers. Madami, sobra. Daming gagaling gumawa ng beat. Tapos yung mga microphone, nabibili na nila. Yung mga mahal na quality yung... Kaya ang sarap maging hip-hop ngayon. Hindi ko sinasabing madali na lang, pero kasi nandyan lahat na. Nandyan na lahat. Depende na lang sa'yo paano mo siya gagamitin. Nandyan na lahat. Tama. Mismo yun. Then, talagang, kumbaga wala nang excuse. Wala kung na. Gusto mong gumawa ng music, gusto mong maging hip-hop artist,
gusto mo gumawa ng quality ng music video, nandiyan dyan na. Yeah, ang gagaling ng mga creatives, sa mga director oo, ngayon. Gusto mo mag-record sa, ng, ano, maglabas ng quality ng kanta, nandiyan dyan na. Gusto mo ng beat na quality, nandiyan dyan. Dati ang hirap maghanap ng recording, ngayon ang daming may recording. Ang una kong record nun, yung yun nga, yung sa Tondo, stockings yun eh, gamit nila dun eh. Oo, yun yung pop filter, stockings oo, lang. Oo, ganun lang dati, oo, ganun. Tapos, yung may maliit na butas, mga egg tray. Ito, malapit ka na nun kahit ano. Egg tray, no? Para lang ma-ano yung, ma-diffuse yung sound. Oh, ngayon, pag nakakita ko ng mga studiong maganda ngayon, kagaya ng mga studio nila, Mark Maglasang, ng ibang tropa na ano na ako. Diba? Talagang pinagkakagastosan. Na, nandito na. Quality. Ito na talaga. Tapos makikita mo yung mga malalaking hip-hop artist sa Amerika. Uy, ganito lang din sila mag-record. Yung mic na to, gamit na rin nung ano. Diba? Sa lahat ng tumutulak at sa lahat ng gusto sumubok, huwag nyo tigilan yan. May mapapala kayo. Tama, promise. Tama yun. Basta ano lang. Kung gagawin nyo, isa puso nyo, hindi yun dahil sa uso lang. Oo. No, hindi, walang ibang dahilan, no? Dahil gusto nyo. At masaya kayo. Kasi lalabas din naman eh kung hindi nyo talaga gusto yan. Eh. Oo, tama. Panahon na mag-filter, OG. Panahon na. Ito, may mga onti pa akong katanungan sa'yo. Sige. Bilang si OGKB, pwede mo bang ikwento yung kung ano yung pwede mong ipakita na tato na meron ka, tapos ano yung kahulugan nun? Ito si, ano, si Chubby. Of course. Oo, rest in peace. Si Chubby. Kasi si Chubbs, nung panahong nagtatago nga ako, isa ang Grand Central sa takbuhan ko, siya. Kumbaga, shelter mo siya. Tsaka siyang parang kuya talaga lahat ng mab eh. Bago maging mab, kuya na siya. Hanggang sa dumating ako sa kanya, naging ganun din siya sa akin, naging kuya din siya sa akin. Wow. Wow. So, lahat, actually, lahat na tato ko, may mga kwento kagaya na itong ito. Ito. Si Oblak. Si Oblak. Patay na siya. Okay. Nasa langit na siya ngayon. Talagang kadikit ko siya. Mga pinagsamahan namin talaga. Kagangmate ko siya, kakausap ko siya lahat. Pero ang pinaka ano sa akin, yung unang tattoo ko, yun dito. Yung O tsaka G, tapos pangalan ng mama ko tsaka ng daddy ko. Yun yung pinaka unang tattoo ko. OG. Names. Para pag pinagalitan ko, pangalan nyo to. Ang kulit nga, yung unang nagpatattoo ni simula bata pa ako, una dito. Tinatago ko pa, tapos dumami na ng dumami. Kung kaya lang sobrang dami na tsaka ako pinagalitan, late na. Maganda. Kasi hindi ka na mapigilan. Ang dami na, isang kaya ano na. Ayun. Basta yung ayun ang pinaka... Yun ang bit-bit mo talaga? Yung pangalan ng amat ina? Yung pinakaunang tattoo ko. Ayun. Tapos bukod sa dalawang kaibigan ko namatay. Ano naman ang naidudulot sa'yo nung pagpapatato? Para sa'yo? May feeling ba yan? Fulfillment? Para sa akin kasi ako, nasa circle nga ako ng gangs. Nasa gang sarap ako. Uh-huh. Kumbaga nasa culture namin. Uh-huh. Nasa ano talaga? Nasa mundo namin. Uh-huh. Parang pagkakakilanlan, kumbaga. Parang ano, na talagang mga panahon pag may tattoo ka na, adagdag angst talaga. Talagang nakikita na ano ka, uy, OG yan na. Pero ano, para sa akin ang tattoo, hindi naman masama art yan eh. Totoo. Yan. Ginawa mo lang yung sarili mong canvas. Oo. Tsaka, para dyan ilagay yung dyan, dito ko nilalagay yung mga kaganyan, yung mga kwento. Mm-mm. Yung mga alaala. Para maalala mo. Para maalala ko. OG, di ba... Babalik lang ako mabilis. Sa kulungan, madalas ipinapatato nila yung mga mayor nila. Oh. Sinasakay nila dun sa mga tattoo nila yung ano. Ikaw, marami bang nagpatato ng pangalan mo? Oo, oh, marami. Kasi yun yung sinasakay. Diba? Kunyari, Commando. Oh. Tapos may pangalan na Jomer. Oo. Ibig sabihin nun, kapag yung tatak niya, tas nasa taas yung pangalan ko, ako yung naabutan niyang mayores. Okay. Yun ang ibig sabihin. Obligado yun na tinatotoo kung gusto mo lang. Obligado yun. Kunyari, pag napasok ka sa loob ng wala ka pang tataktas, gusto mo maging komando, ako yung mayores doon, tatatakan ka ng musang, yung pusa. Mm-hmm. Lalagay doon yung pangalan ko. Mm-hmm. So, para pag sa mga kulungan, pag napunta ka sa Muntinlupa, halo-halong jail na yan eh. Mm-hmm. Pag tinignan yung tatak mo, kay Jomer, Manila City Jail yan, panahon ni Jomer yan. Parang alam. Yun na yung pagkakakilanlan ka agad. Na si Jomer na nagdadala nung panahon yung tatak niya. Ganun. Kasi pumasok siya, na si Jomer yun nanunungkulan. Wow. Ganun yan. Okay. Sa'yo, syempre sa panunungkulan mo, daming pumasok. Marami. Bukod sa may tatak na, bukod sa tataktas pangalan ko mali, marami nagpapatato ng mga pangalan ko sa likod nila. Sa mga binti. Picture kasi mo. Kasi malalaki. Hindi, mga pangalan lang talaga. Pangalan lang. Kasi, kahit, bihira may mag-portrait doon eh, kasi kulang sa gamit. Ay, oo. Kaya ang gamit doon is mano-mano eh. Mano-mano. Tsaka yung,
yung ginawang yung Tamiya, yung makina ng Tamiya. Tas ballpen. Ano ng ballpen, 'di ba? Tapos nagiging ano na rin, nagiging high-tech na rin, nakakapagpasok na rin ng machine. Kaso walang masyadong ano. Oo. Magaling mag-portrait. Oo. Kaya mostly linyahan, pangalan lang. Okay, ayun. Tapos na tayo doon. Ano rin, no? May iba rin yung iba rin para sa akin, no, perspective ko lang siguro to, ewan ko. Pero iba yung ano, hindi naman sa pakiramdam. Iba yung dating na merong taong binorda niya sa balat niya yung pangalan mo. Ibang klaseng respeto 'yun. Iba 'yun. Kasi ano 'yun, hindi para sa akin, hindi ka naman nila ipapatato kung wala kang ipinakitang maganda sa kanila. Totoo. Ibig sabihin talagang merong ano 'yun, merong tsaka yung iba, dahilan. Yung iba nga proud minsan na ano, ah, si Jomer may tatoo ko diyan ito. Okay. Nasi-share nila. Maganda yung ganun eh, yung hindi na ikaw nagkikwento, yung ibang tao na. Tapos hindi pangit yung sinasabi, di ba? Ganun yung maganda. Yan talaga. Hindi mo na kailangan magbuhat ng sarili mo, puanyaan mo na yung mga taong tunay na nakakilala sa'yo. Mismo. OG, eto, ilang katanungan na lang. Sa sobrang na-amaze talaga ako, salamat talaga sa oras salamat. sa ano, OG, sa pag-stay mo, dito sa eto sa nangyari sa lahat ng experiences mo from bata, gangs, to you know being maloko, may mga naging pagkakamali, to doing time in jail, tapos ngayon nakalabas ka na, sinusubukan mong magbago, magpakabuti, tapos may pumasok pang pandemic na wala namang nag-expect na kahit na sinong sobrang ganda ng kinatatayuan sa buhay, eh minsan tinamaan din itong nangyayari na to. Sa lahat ng experiences na yan, OG, kung magbubuod ka or isa-summarize mo, ano yung mga pwede mong i-share sa mga kabataan na or nanonood sa atin na naglo-look up sa'yo, sa mga taong natuto dahil sa pinag-usapan natin, ano yung mga words na pwede mong iwan sa kanila na pwede rin nilang bitbitin, na parang nakausap ka na rin nila bilang siguro hip-hop artist or isang tao lang na sumusubok magnegosyo, maybe sa pagtitinda ng damit or baka tumutulong sa bigasa ng kamag-anak or kung kahit sinong street hustler dyan na hindi gumagawa ng kahit na ano or kahit na may ginagawang mali na nanonood nito, anong pwede mo sa kanilang iwan? Na mensahe, yes. Sa pagiging tao, ang mensahe ko lang is, ano, palagi ka lang maging totoo. Maging totoo ka lang palagi kasi yun ang pinakamatibay na sandata, yung pagiging totoo mo. Tapos yung sa mga nagpaplanong mag-business, ganun. Nagpaplanong mag-business, huwag kang matakot subukan. Kung papasok ko sa isang negosyo, huwag kang matatakot sumugal. Tsaka kung ang mindset mo, pagpasok mo, di ba, kunyari papasok ka sa negosyo, ang mindset mo is agad yung kumita. Huwag ka nang tumuloy. Wow. Huwag ka nang tumuloy. Tama. Kasi pag magne-negosyo ka, dapat, alam mo rin sa sarili mo na pwede kang matalo, dapat nakahanda ka dun. Balansi ka lang dapat. Pero syempre, sino ba naman yung may ayaw kumita? Yun lang yung sabihin. Basta pagpasok mo sa negosyo, huwag mo agad isipin na kikita ka. Kasi parang andating nun, naghahangad ka agad. Ayaw mo dumaan sa tamang proseso. Step by step yan. Kailangan mo muna pagdaanan bago mo mapuntahan yung gusto mo. Ganun. Kailangan mo i-earn. Oo. Kailangan mo ilaban. Kahit natatalo ka, ilalaban mo pa rin. Oo, kasi ako ilang beses ako nag-business na talo ko, tinatanggap ko na maluwag yun eh. Kasi ano yun eh, aral yun eh. Ibig sabihin, kaya ka na natalo kasi may kulang. Ang importante, sinubukan mo siyang gawin. Oo, sinubukan mong gawin. Diba? Kasi wow. may kulang siguro. So, aaralin mo kanin kulang. Uulitin mo ulit. Tapos, mapagtagumpayan mo. Mapagtagumpayan mo. Pag napagtagumpayan mo yun, tuloy-tuloy na yun. Tama. Kasi nalaman mo na lahat ng kulang eh. Alam mo na lahat ng mga sangkap na ulang. Wow. Okay. OG, sa mga taong nagtutuloy ng gangsta rap at sa mga panahon na to na ang gusto ng tipo genre is gangsta rap, ano naman ang masasabi mo sa kanila? Sa akin, sa gangsta rap, hindi naman na mawawala sa ano natin yan eh, sa culture natin yan eh. Totoo. Kasi ang gangsta rap, ginagawa natin yan para sa hood natin, para sa mga homies at para sa prinsipyo ng ipinaglalaban natin eh. Pero ang sa akin lang, kasi may mga fanbase din ng gangsta rap. Totoo. Meron. Malakas yan, ha? May mga possible din na gangs na ano eh, na tumitingin sa atin eh. Ang pinakaano na lang dyan, huwag na lang natin sila pamanahan ng galit eh.
Huwag natin silang pamanaan ng galit para dumilim yung mundo nila. Ipamana nila sa atin yung tama. Para at least yung mga na-adapt ay yung mga na-adapt natin noon na pangit na nakaraan, hindi na nila sundan. Kasi ang ibabahagi mo na sa kanila yung ano na eh, yung maganda na eh. Yeah, mismo. Yung alam mong mapapaganda sila. Kumbaga kapag alam mong tao mo, ilagay mo sa maganda, huwag mong ipahamak, huwag mong ilagay sa alanganin. Wow. Oo. Yun lang yung sa akin na huwag natin silang pamanahan ng galit. Alright. Sa mga tropa natin na artist, sa mga tropa natin na hirapan din ng gantong sitwasyon, mga tropa natin na sumusubok din sa negosyo, mga taong tumitingala, mga taong kilala ka, OG, anong masasabi mo sa mga tropa dyan? Yung mga pinanghihinaan ng mga tropa natin dyan, paano pang mahihinang nila lang yung ano, yung pinanghihinaan ng lobe. Basta, hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok ng hindi natin yan kaya kasi dyan tayo sinusukat kung hanggang saan. Wow. Yung tibay ng dibdib natin. Diba? Tayo mga bilang lalaki, yung pagsubok parang project lang ni Jesus yan eh. Kailangan natin tapusin yan. Uh-oh. Hanggang pag natapos natin, may mga gandang result yan. May lesson dyan. May lesson sa dulo. Dyan. Minsan may mga bagay na hindi natin naiintindihan, nangyayari sa atin. Pero in due time, may panahon na kaya pala nangyari yun. Oh, may dahilan. Buti na lang nangyari yun. Kagaya na sinabi ko na kanina. Diba? Buti nangyari. Hindi mo kagad marirealize na para yun doon. Oh. Pero dahil tinanggap mo ng maluwag yung proseso na yun, pag napagtagumpayan mo yun, nalagpasan mo yun, tsaka mo makikita yung silver lining doon sa experience na yun. At ako, sobrang dami kong ganun na kaya pala. Akala ko dati, nag-fail ako, na-disappoint ako, na-reject ako, mga rejections. May dahilan pala. Buti na lang, hindi ako na, di ba, nag-apply ako sa trabaho dati, buti na lang, hindi ako natanggap dun. Kasi kung natanggap ako dun, baka hanggang ngayon nandudun ako. Pero dati, gustong-gusto ko yun. Kaya yun nga yung ibig sabihin, huwag tayong panginanan ng loob. Kumbaga laban lang. Pag binigay sa'yo, kaya mo yan. Oo, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Panginoon ng di mo kaya. Yun lagi mong isipin. Sobrang. Kumbaga, pagka binigyan ka ng pagsubok nun, tinatapik ka na niya, pinapaalala niya na, oh anak, nandito ako, baka nakakalimutan mo na ako. Kasi pag nagkaroon ka ng pagsubok, dun mo maisipan magdasal. Wow. Totoo. Dun mo siya maaalala. Dun mo lang maaalala. Oo, kapag nagigipit ka na. Oo. Diba? Totoo. Kapag walang-wala ka na, ang una mong gagawin, magdadasal ka na. Totoo. Kumbaga ako, pag nagkaroon ako ng pagsubok, ang iniisip ko, hindi yun malas. Namimiss ako ng Panginoon, kailangan makipag-usap ako sa kanya. Yeah. Yan yung way ng universe para maalala ko yung creator ko. Di ba? Okay. Para may pag-usap ako ulit sa kanya. Oo, kailangan ko may pag-usap sa kanya. Tapos pagkatapos mo may pag-usap, magugulat ka na lang biglang magkakaroon ng liwanag. Gaganda na yung mga mangyayari. Oo, hanggang wag mo nang kakalimutan ulit makipag-usap sa kanya. Pag nakalimutan mo, ipapaalala niya sa iyo. Ipapaalala siya ulit. Laging magpasalamat. Tama. Kahit nahihirapan tayo, kahit kulang, parang paramdam natin kulang yun nandiyan dyan, merong ibang tao na pinagdadasal yung merong ka. Oo, basta hanggat gumigising tayo sa umaga, hanggat nakakakain tayo, wala tayong karapatang magreklamo. Magpasalamat tayo kasi buhay tayo. Mismo. Sobrang solid yun. Solid. Sobrang solid din. OG, may mga gusto ka ba i-shout out diyan? Syempre shout out sa sa mga grupo ko, 187 Mobs, sa lahat ng kagangmit ko, Eastside 187 at sa asawa ko, Jace Alkaline. Black Market Collection. At saka yung yung papasalamatan natin sa ano. May nagpadala sa amin ng pagkain. May nagpadala. Bago kami magpunta rito kanina, pumunta muna kami sa Caloocan sa Boss High Blood Pares and Mami. Oy, Boss High Blood Pares and Mami. Diyan sa Caloocan kay Boss PJ Regala. So, Boss PJ, salamat. Specialty ba nila to? Ito yung yung... Boss High Blood. kalahati mukha ng baboy. Wow, sobrang solid. Salamat. Hindi na sila nakapagpadala ng Paris. Ang best recipe nila doon, yung Paris na may mga utak, may balo, basta... May litid, mga ganon. Wow. Ito, pinadala niya yan para dito talaga sa iyo. Salamat. Anong pangalan niya? PJ Regala. Boss PJ Regala, grabe. Salamat dito. Meron pang suka na pinakurat yata to, grabe. Sa usawan. Pinadala niyan. Maraming salamat po sa busog kami bago kami magpunta rito. Anong isang lugar to? Diyan sa may Caloocan, sa 10th Avenue malapit. 10th Avenue sa Caloocan, itatag namin, i-comment ko sa baba kung saan nyo makikita to. Pag may mga okasyon kayo, celebration, o gusto mo lang i-treat yung family ng masarap na, medyo, wag nyo araw-arawin to, ha? Medyo celebratory type ng pagkain. Pangalan pa lang, Boss High Blood. Boss High Blood. So, salamat. Salamat, Boss. Sobrang solid.
Kainin natin mamaya yan. Sino pa? Pwede mong sino pang gusto mong i-shoutout, OG? Oh, yun, may mga dami pa. Marami tayong tropa eh. Shoutout na lang sa lahat ng tropa dyan. Yeah, shoutout sa lahat ng sumusuporta kay OGKB. Siyempre sa Mob, 187 Mobstas. Sundalo ng Malate. Sundalo ng Malate. Shoutouts din sa inyo. Sa mga tao na naniniwala sa hip-hop, not just, you know, one side of it, but the whole culture. Sobrang-sobrang solid kayo. Sa mga kaibigan, kapatid, na nangulungan, sa mga taong nasa kulungan, naway gabayan kayo, bigyan kayo ng mas malakas pang loob at malagpasan nyo lahat yan. Kaisa nyo ako, sana pagtapos ng pagsubok na yan, mas makita nyo ang liwanag ng buhay. Hindi pala, sinasarap ko rin lahat ng kakosa ko. Sige-sige, Commando, kay Mayor Stopeng, sa lahat ng kakosa. Sa lahat ng kakosa ni OGKB, shoutout sa inyo. At sa inyo, Cyber Gang, sa gang ko, dito sa internet, lahat ng nanonood, sumusuporta sa Dogbrok TV, nakikinig sa Dogbrok Radio, maraming salamat. This coming October, marami pa kayong aabangan dito sa Dogbrok TV. May mga programa pa tayong ipapalabas. Sa team ko, TMP Media Group, sa team ko, syempre kay Mar, producer nito, kay Toxin. Thank you. Lahat, sa buong team ko, Melvin, Kiwi, Grix, everyone, Nicole, Chantel, to my wab-wab, to my family, and to each and everyone na nanonood, sana may napulot kayong lesson. Thank you. Every Sunday, ginagawa ko to 8:30 p.m., meron akong podcast series at nakikipag-usap ako sa iba't ibang artists, creatives, professionals, and personalities. At nakikipagkwentuhan ako tungkol sa mga kwentuhan, tungkol sa mga buhay-buhay, at sana kapulutan nyo to ng values kagaya ko na sobrang daming nakukuha sa mga taong katulad nila. Salamat. Maraming salamat. And yeah, shoutouts kay Peso, shoutouts kay Josh Paper, at shoutouts dito kay Iggy Napoles, Rothschild nandito, sobrang solid. Abangan nyo sila dito sa podcast, sobrang solid ng tatlong yan. Abangan nyo yung mga pictures na lalabas after nito. OGKB, maraming salamat sa oras mo. Salamat. Na-appreciate kita. Karangalan. Salamat, OG. Guys, this has been Dogbrok. Kasama ko si OGKB and this is Dogbrok Radio. Thank you. Let's go. Woo! Tune in agad. Subscribe kayo. Salamat sobra. Saya ko. Thank you. Yo, what's up, cyberspace? Ako nga pala si OGKB ng 187 Mobs, sundalo ng Malate, East Side 187. And you're watching Dogbrok TV. Salamat.